idol, 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 idol. Kaya saludo kami sa mga mabuti niyang gawa. Ang tao may gawang gawa, kaya maraming humahanga. Siya ang kakampi mo basta ikaw ay nasa tama. Pagtulong ang nag-iisang misyon ng isang idol sa radyo at sa telebisyon. Gusto mo bang makilala ang taong to kung sino? Walang iba kundi ang nag-iisang Rapi Tulpo. Idol ng Pinoy, idol ng Pinay, idol ng mga driver pati kasambahay. Idol lang mahirap, idol lang mayaman, idol lang kabataan at idol lang magulang. Idol lang tindera, idol lang tindero, sa madaling sabi idol ng mga Pilipino. Pag sinabing Rapi, Lodi malamang, at pag sinabing Tulpo, matik sa kalam. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol, Rapi Tulpo. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol, Rapi Tulpo. Siguradong mabibilib kahit na sino, dahilan kung ba't ang sarap maging Pilipino. Kaya nais ka naming pasalamatan, you're my one and only idol. Siguradong mabibilib kahit na sino, dahilan kung ba't ang sarap maging Pilipino. Kaya nais ka naming pasalamatan, you're my one and only idol. Saludo po kami dahil sa iyong husay. Ilan na rin ang kababayan natin nagpatunay sa bawat pagtulong, gabay mo at mga patnubay. Marami na ang Pilipino ang nabago buhay. Ang dami mong pinabilib maging ibang lahi. Sa'yo'y nanonood, nakikinig, walang mintis, walang patid. Mag-asa ang iyong hatid dahil sa'yo kung ba't ang daming proud maging kapatid. Maraming Pilipino ang nilapastangan, hirap at sakit kanilang tangan-tangan. Pinaglaban sila ng walang alinlangan, dahil sa'yo ay nabigyan ng katarungan. Lahat kami nagpapasalamat paulit-ulit, dahil sa'yong pagmamahal at pagmamalasakit. At laging tandaan mo, idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol, idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol. Kaya saludo kami sa mga mabuti niyang gawa. Ang tao may gawang gawa, kaya maraming humahanga. Siya ang kakampi mo basta ikaw ay nasa tama. Pagtulong ang nag-iisang misyon ng isang idol sa radyo at sa telebisyon. Gusto mo bang makilala ang taong to kung sino? Walang iba kundi ang nag-iisang Rapi Tulpo. Idol ng Pinoy, idol ng Pinay, idol ng mga driver pati kasambahay. Idol lang mahirap, idol lang mayaman, idol lang kabataan at idol lang magulang. Idol lang tindera, idol lang tindero, sa madaling sabi idol ng mga Pilipino. Pag sinabing Rapi, Lodi malamang, at pag sinabing Tulpo, matik sa kalam. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol, Rapi Tulpo. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol, Rapi Tulpo. Siguradong mabibilib kahit na sino, dahilan kung ba't ang sarap maging Pilipino. Kaya nais ka naming pasalamatan, you're my one and only idol. Siguradong mabibilib kahit na sino, dahilan kung ba't ang sarap maging Pilipino. Kaya nais ka naming pasalamatan, you're my one and only idol. Wanted sa radyo. Sa magandang hapon mga kapatid, and welcome po sa maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. At ang ngayon po ay January 12, 2024. Ako po si Shari Roman at nasa kabilang linya na po natin ang nag-iisa nating action man and hari ng public service. Magandang hapon at mabuhay po, Idol Rapi Tulpo. Magandang hapon, Shari.
magandang umaga, magandang gabi, tulad ng sinasabi ko palagi. Bakit? Kasi sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa, different time zone, may mga Pilipino, kaya tayo pupugay sa ating mga OFW sa masulok na mundo, may pagmamalaki natin ang ating lahing Pinoy. At magandang hapon sa ating mga magagawang Pinoy. Nandito ako ngayon sa Clark, pauwi na dyan. Binisita ko ang isang waste to energy plant, itong yes, particular ng Metro Clark Waste Management. Ito'y part ng ginagawa kong research para sa aking ipinapasang bill, waste to energy bill. So hindi ako makarating dyan, pero susubukan ko kung kaya pa, pero mukhang malabo. But anyway, pwede naman ako nakapun patchery. Ano meron? Okay. Ito po, Idol Rafi, yung inere po natin kahapon, January 11. Ito po ay may kaugnayan po doon sa sinakyan po nilang taxi, no, from Manila to Camarin, Caloocan, na meron pong ito po yung P4 taxi na may plate number po na NEU1917. So meron lang po tayong development sa kaso po na ito, Idol Rafi, dahil pumunta po sa studio po natin yung mismong taxi driver po ng taxi po na ito, kasama po ang kanyang operator. Ito yung NEU1917, tama? Tama po, Idol. Okay. All right. So nandiyan na yung operator at nandiyan yung taxi driver. Opo, ang operator po natin, ang taxi driver po natin ay nagngangalang Antonio Reguero. Anong pangalan ng taxi driver? Antonio Reguero po, Idol Rafi, at ang kanyang operator. Hello? Idol. Anong pangalan ng taxi driver? Antonio Reguero, Idol. Antonio Reguero, okay. At meron ba silang dalang laptop? Wala po, Idol Rafi. Okay, sige. Kakausapin muna natin itong si Mr. Reguero, yung taxi driver. Mr. Reguero, magandang hapon. Magandang hapon po. Okay, wala na, hindi na nyo po nakita yung laptop na supposed to be nasa ilalim na po ng upuan ninyo mula sa back passenger side? Hindi po, wala po. Okay, wala ho kayo napansin? Wala po. Pero maalala niyo po na may sumakay sa pero tatlo na may dalang laptop. Wala po nakita ng may dalang laptop po. Then, alam ko po, wala na, pero, pero napansin nyo na meron kayong pasaherong sumakay sa inyo na may dalang laptop. Doon sa lugar. Sir, nandiyan ba yung ano? Nandiyan ba yung complainant? Opo, nandito po Sir si John Oliver po. Sir John? John Oliver, okay. Mr. Rivero, napansin nyo ba itong si Mr. Reguero na pasahero nyo sumakay sa inyo kasama niyang kapatid niya na may dalang laptop? At sino pang kasama niya, no, nung complainant natin, nung sumakay siya rin? Yung kanyang kapatid po, Idol Rafi, at yung kanilang nanay po. Okay, tatlo sila. Okay. Saan sila sumakay? Sa may Otis, Manila. Pag-awi po sila ng Camarin, Caloocan, Idol. Okay. So, yan. Naalala niyo pa po, Mr. Reguero? Opo, opo, opo. Okay. So, sumakay po sila, dala yung may dalang laptop at naiwan po yung laptop. So, hindi nyo po, pagkababa nila, meron pa sumakay na pasahero? Meron po. Okay. So, yung pasaherong sumakay, pagbaba, meron ng hawak-hawak na laptop? Hindi ko po napansin po. Hindi nyo napansin? Opo. Okay. So, it's possible na baka natangkap. Okay. Kasi sabi mo wala na sa taxi mo, tama? Idol Rafi, pakiulit lang po, medyo nag-garble lang po yung okay signal. Okay, dalawa lang pwedeng mangyari dito, Mr. Antonio Reguero. Sorry ah. It's either one, nagsisinungaling ka, or two, ay yung pasahero na pumalit o sumakay nang bumaba itong complainant namin, tinangay. Tama? Sagot mari po, mari po. Mari, pero talagang wala po sa inyo? Wala po talaga po. Okay. Sherry, pwede ka makausap yung ano? Yung operator? Si Sir Orland Serna po. Magandang hapon po.
Orlando de la Serna. Pakisot complain. Ano pangalan complainan? Si Mr. John Oliver Gadiano po. John Oliver yung complainan. Okay. Magandang hapon po, de la Serna, sir. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon din, sir. Sir, sa records ng LTFRB, doon po sa inyong application, nung kayo kumuha ng prangkisa, yung inilagay niyo pong address doon ay mali. Hindi po legit. Bakit po? Mayroon na pong bagong ano eh, yung address sir, po. Kasi nag... Sir, lapit po kayo sa mic. Kasi po nag-change address po yung kooperatiba eh. Kaya mayroon na pong bagong address. Yung address na yon, yung sa Mayamot, mahirap kasi hanapin yun, sir, kasi nasa likod po ng, ano, ng likod ng junk shop. Likod pero, ng junk shop? Opo. Okay, kasi hinahanap po eh, namin. Eh, hindi namin makita yung address and there's no such thing. There's no... Okay, nawawala po yung linya ni Idol Rafi. Hello po. Hello. Ayan po, Sherry? Idol. Yes po. Okay, sorry ha. Nawawala-wala ako dahil mobile nga ako. So, pakitanong lang kung mawala ako, na-update na ba ang LTFRB dun sa address? Sir, na-update niyo daw po ba sa LTFRB yung address po na sinasabi niyo pong ano? Bago? Opo, mayroon po. Mayroon lapit pong, po kayo sa mic, sir. Lapit mayroon po. Pong pinuward sa akin na one updated na address po. Pati yung cellphone number niyo po na pinuward doon o telephone number. Cannot be contacted. Cellphone number ko po nasa kwan po yun, nasa pangalan po ng taxi sa baba. Kaya nga po, yung cellphone number po tinatawagan, eh, hindi po makontakt. So, paki-update na rin po. Okay po. Sige po. Nandiyan ba yung LTFRB? Nasa kabilang linya po natin si Sir Joel Bolano, Idol Rafi. Joel Bolano, ang chief po ng technical division ng LTFRB. Mr. Bolano. Sir Rafi. Opo. Okay. Anong pwedeng gawin operator pa-update sa record ninyo yung mga pertinent information tulad nitong address at contact number? Nasa studio niya po siya ngayon namin sa TV5. Opo. Ano po yung kailangan niyo gawin? Opo, thank you. Dapat po ay magpadala po siya ng updated ng address nila through a letter po sa office namin na kinoconfirm nila. No letter. Pumunta siya in person siguro. Apo, sige po. Don't make that a practice, Mr. Sir, what's your name again? Joel Bolano. Mr. Joel Bolano, don't make that a practice na yung magpadala ng surat, magpadala ng email. No. Dapat they should come there in person. Mas matiba yun. Kasi pag i-email, hindi namin natanggap ang email eh. Nagpadala ng surat. Eh yung surat hindi nakarating sa amin, nawala eh. O, di ba? So ang gagawin nyo na lang po, Mr. De La Serna? Yes po. Tanya pa ba si... Mr. De La Serna, punta kayo sa LTFRB. Siguro na ngayon, siguro too late na. Tomorrow, para i-update nyo po yung inyo pong address at telephone number. Maasahan po namin yan. Opo. Opo. Monday. Okay. So, katulad nito, na wala na talaga yung laptop at hindi naman natin pwedeng pilitin itong taxi driver na si Reggiero na i-produce yung laptop eh, sinasabi niyang wala. Anyway, doon sa ating complainant na si John Oliver, napalitan ko naman po yan. So, meron po kayong gustong sabihin, Sir John, dito kay Mr. Antonio Reggiero? Tanong ko lang po sana kung saan. Mag-usap po kayo. Tanong ko lang po sana kung saan niya po binaba yung pasayro na sinunda na o sumunod sa amin sumakay. Sana. ABS. Tampa? CBN. ABS-CBN po. Mother Ignacia po. Mother Ignacia sa may ABS daw po, Idol Rafi. Hindi, teka mo na. Sa ABS-CBN mismo, bumaba, pumasok sa loob ng ABS-CBN. Sa may ano po, sa may...
Hindi po, hindi po sa ano, hindi po sa ano, hindi po sa mismong ano, mismong ABS, hindi po. Sabi ano po, kalye lang po, wala, hindi po sa ABS-CBN. At malapit sa ABS-CBN. Opo, yun lang po, yes. Po. Kasi nga, sir, ito yun eh. Ito yung aking pananaw, Sir John Oliver. Hindi na niya po isosoli yun. Yung nakapulot noon, talagang meron siyang intensyon, aakuin na niya yun. Dahil kapag wala siyang intensyon, aakuin na yun, eh dapat, ang ginawa niya, hindi niya kinuha sa taxi at kinalabit niya, manong taxi, ito yung ano laptop mo, may naiwan dito. Opo. Paki-uwi lang to sa operator mo para kung naplakahan kayo at may claim, eh nandito lang yung, nandyan lang yung ano, laptop. The fact na inuwi niya at hindi siya nagsabi sa inyo, sa taxi driver, so may intention talaga yon na i-ano na niya, itatago na niya kung sino may nakapulot nun. Okay? So anyway, Sir John Oliver, nabigyan na ba siya? Siya rin? Opo, Idol Raffi. Kapalit yung laptop? Yes po. Ngayon po, Idol Raffi, si Belen po, yung kapatid po, nagka-canvas po ngayon, Idol Raffi, ng kanyang laptop po. Okay. Yes po. Kausap so, po natin. Opo, nasa kabilang linya din po, Idol Raffi, si Belen. Baka gusto niyo rin pong kausapin. Hello, Belen. Miss Belen? Opo, sir. Magandang araw po. Meron na kayo may na-canvas na kayo? May na-canvas po ako po ng bayan kanina. Same lang rin po siya sa last na, ay sa before ko po na laptop na nawala. Okay, sige. Kung meron ka na na-canvas dyan, then ipapadala na namin yung pera sa you today para mabili mo na yon yung laptop, okay? Okay po, sir. Sige, like I said, mag-aral ka mabuti para maging, ano naman, maging masaya naman din yung kapatid mo na malaki naman ang ginagawang tulong para sa'yo, okay? Sige. So, huwag mo ibabang telepono, Ms. Belen. Nakikipag-unahin sa'yo yung staff namin para doon sa pagpapadala ng pera, okay? So, okay po. Anyway, Mr. Ruggiero. Opo. So, last na lamang talaga na tanong. Pasensya na kung nakukulitan kayo sa akin. Sigurado kayo na wala kayong nakita, pero sinasabi niyo, may pumasok na pasero na bumaba sa bandang ABS, pero hindi mo napansin kung kinuha niya ba yung laptop o hindi. Saan sumakay yung pasahero na? Sa may ano, regalado po, regalado. Hindi, saan po sumakay? Ibig sabihin sa likod? O sa, sa likod po, sa likod. Sa likod. So, possible na silang kumuha. So, paano mo nalaman na ikaw ay hinahanap namin? Ito po yung operator ko po, ano, kinontak po ako, may nawawala po daw laptop sa unit ko, taxi. Kaya pumunta ko kagad-kagad dito. Okay, sige. Well, kung sakali man, which para sa akin, suntok sa buwan, yung sinasabi yung pasahero, kung siya man yung kumuha noon, yung pumalit dito kay Sir John, kung kumontak sa inyo, pakisabi lang po sa amin, sabihan kami, okay? Mr. Jero, Sir Antonio? Apo. At nananawagan naman ako doon, doon sa nakakuha ng laptop, kung ikaw ay inabot ng konsensya, may balak ang ibalik, alam niyo naman po kung saan yung TV5, mag-aantay lang po kami dyan. At, kahit na nabigyan na natin, tulad ng aking pangako, kahit na nabigyan na natin ng bago, napalitan natin ng bagong laptop itong si Ms. Belen, nangako naman siya, pag naisoli yung kapatid na nag-aaral, hindi ako nagkakabalik, kung tatandaan ko pa rin, kinukuha tayo yung kurso ay ayon sa pagka-police. Business. Tama. Business ad po. BA, sir. Hindi, siya yung BA, yung kumpleto natin, si Belen. Pero yung kapatid niya, ikaw siya rin, kailan mo, uminom ko pa na ano. Batang-bata ka pa. Business ad si Belen, pero yung kapatid niya, ang tawag ngayon, yung ano? Criminology. Criminology. Oo, oh, tama. Tama po, tama. Okay. Sige. So, ganoon na lamang muna. Mr. Oliver. Yes po. Sino ba to? Sir Joel? Hindi, nagkalito-lito lang. Pasambalito yung si ano, yung may-ari. Hindi, yung may-ari yung operator. Ah, si ano po, sir? Si Orlando po. Okay. Mr. Orlando. Pumunta lang kayo sa ano, LTFRB sa Monday, okay? Okay po, salamat po. Okay, ganoon na lamang.
Sir, salamat po sa pagpunta, Mr. Jero at Mr. De La Serna. Opo. At Sir Jan Oliver. Okay naman naman po, napalitan natin yung inyong laptop, ganun talaga. Okay po, okay po, salamat po. Wala tayong magawa, sabi ni taxi driver, wala raw po sa kanya. So hindi naman natin siya pwedeng pilitin kung talaga yun ang totoo din. O, diba? Okay, salamat naman po sa inyong lahat. Sige po, salamat din po. Salamat din po. Okay. Salamat. Salamat. So, Sherry, may kasama ka dyan? Mag-isa ka lang? Nasa studio po natin, Idol Rafi, si Attorney Aina Magpalye po. Magandang hapon po, Senator Idol. Idol, medyo na late din po. Hindi, Idol na. Nahuli lang po ng konti. Okay, nahuli lang po ng konti. Opo, kakarating po, Idol. Pero na-monitor ko po lahat, okay. Senator. Okay. Okay. Magandang hapon. No? Si Attorney Aina, maraming fans yan. O, diba? malapit na maging artista si Attorney Aina. Sir, pelikula okay. ng buhay niya, sir. Attorney Aina as herself po. Yan lang po yun. O sige, medyo nahihirapan ako sa signal. Nawawala, tapos meron, wala. Bitiwan ko na lamang kayo. Pag nagkaroon ko magandang signal, saka ko tatawag ulit. Sige po. Sige, Attorney Aina, salamat nandiyan ka. Sherry, thank you sa inyo. Thank you very much. Mabuhay po kayo, Senator. Mabuhay tayo mga Pilipino. Okay. Sige po. Sir John Oliver, kausap na po namin. Actually, kagabi pa si Belen. Yes, kanina po, pumunta po siya ng bayan para nga po mag-canvas ng laptop. At nakausap ko si Belen na sinasabi nga po niya na yung napili po niya is same lang din po sa nawala niyang laptop. So, papadala po namin yung pera ngayon po mismo, sir, para po mabili na po natin. Okay? Yung laptop po na nawala po. Okay, pero sir, next time na lang din po, gayon din kay Belen, no? Sana tripling ingat din po, lalo na sa mga mahahalagang bagay, gaya po ng mga laptop. Kasi sir, what if kung yung thesis niya nandun pala na yun sana lahat? Ang sasabihin ko, pwedeng bumili ng bagong laptop, yes. Pero yung laman ng laptop, nako Diyos ko. Yun ang importante. Nandun nga daw po. Opo, yun yung importante. Yun yung mahalaga. Opo. May video tayo kung paano, ano ito? Kung paano sila bumaba ng taxi? May video, opo. Meron po. Nakita naman po nila Ate Odette. Mm-mm. Siguro po, ganun na lang din po. Pa-check. Ayan po. Ayan po yung taxi. Bumaba po sa... Ayan. Sino po yung unang bumaba? Ako po. Ikaw. Okay. Nasa likod po kayo ng taxi driver. Opo. At katabi niyo po si... Yung kapatid ko side. Po. Sa kabilang side naman bumaba si Belen na po. Tapos si Kuya Driver natin bumaba para buksan yung trunk po. Trunk. Okay? Si Belen tumingin ulit sa loob. Ayan, no? Tama ba ako? Kinuha yung gamit. Sumili po yan sa kay mama po. Sa mama ko. Sa mama niya. Oo, sa mama ko po yan. Sa front seat na po yan sa napansin. Tapos, yung front seat na. Tumiretso po kayo. Umupo na po kayo doon sa... At sinara na yung likod, sinara rin itong... Pero, sir... Pagbaba mo pala, sir, pumasok ka ulit. Hindi po, pumasok po, kinuha ko po yung gamit po. Kinuha lang itong yung jacket gamit ko niya. Po, tsaka jacket ng kapatid ko. Yun alam mo yung... Ko. Alam mo yung... lang nakita yun nung pagbalik mo. Hindi ko po napansin kasi kulay itim din po yung sa lobby. Ang kinuha ko lang yung sa may upuan lang po namin. Alas 3? Mm-mm. Sa upuan lang po yung sa inupuan ko lang po yung kinuha na gamit niya. Alam mo kung anong iniisip ko dito? Alam mo yung kinuha mo yung gamit mo. Kinuha ni Belen yung gamit niya. Akala nakuha na yung iba pang yun nga gamit. Po yung tapos iniisip ko po. Itim yung laptop bag at itim din yung upuan. Pati po yung flooring ay yung ano po nila, yung mating po. Yung mating itim din talaga po. Yun. Pero siguro nakasandal naman po siya. Siguro yun, hindi naman siguro yung nakalapag kasi maapakan ng ano yun. Oh, nakasandal daw po, nakasandal. Nakasandal. Siguro ano rin Shari, ano, yung alam mo yung tayo rin talaga kailangang mag-ingat sa sarili na, lalo na kung marami tayong bitbit. Kasi madalas, sa hindi, kung puno na yung kamay mo ng bitbit, ang natural mo na reaction is okay na ako kasi ganito rin ako nung pumasok. Parang ganun. Mm-hmm. Tapos siguro ano, sa ibang bansa kasi malalaki yung mga sign nila, yung sa likod. Please check your belongings. Opo. Yung ano, siguro ano na lang, siguro sa mga operator na rin magpa-skill na tayo ng ganyan. Paki-check lang po. Wala bang naiwan? Oo.
huwag may iiwan ang puso ninyo dito, mga ganyan, mga joke ba? Para ano sila yung medyo... Yun po, maganda. Nga pala. Pero sir, bago po kayo sumakay ng taxi, ano po sinakyan nyo? Van po, van. Van. Sure kayo na nadala nyo yes, pa? Yes po, ako po mismo yung kumuha doon sa loob ng van kasi katabi po yun ng mama ko. Pagkatapos po bumaba ng mama ko, pagkababa niya sa van, pumasok ko sa loob ng van, kinuha ko po yung laptop kasi katabi niya po yun. Okay. Mm-hmm. Lesson learned. Pero ayan, papalitan ni Senator Idol Rafi yung laptop. Sana all, sir. Opo. Pero next time po, tripling ingat na lang din po, sir. Kasi lalo na yung laptop po, mahalaga po yun. Andun po lahat. So. Tsaka hindi rin natin maalis kay Kuya Driver na ang kanya namang iniintindi, yung nasa likod. Opo. Na makuha lahat. Yung kailangan niyang buksan yung trunk eh. Diba? Doon ng ano ninyo. Ang assumption is kung ano yung bit-bit natin, hawak natin, tayo rin ang may cargo nun. Yes. So, una sa lahat, nagpapasalamat din po kami kay Sir Antonio Reguero and kay Sir Orlando de la Serna dahil nalinaw niyo po na wala naman po talaga sa inyo no, yung laptop bag. Narinig din po namin yung panig po ninyo dahil din po sa panawagan po ni Senator Dulfo. Narinig po namin yung panig po ninyo na nalinawan tayo na wala po sa inyo yung laptop. Yung gamit. Po. Pero kailangan nyo talaga i-update yung records ha? Kasi mahalaga yun para kung sakasakaling kailangan kayo kontakin. Kung iba kasi yung records natin, mas matagal, mas mahirap. So, okay po. Yung ano, okay. Lalo na yung... Update ko po sa Lunes. Oo. Sa ano sa yung alarma ng taxi. Naka-alarm raw yung taxi di. Ah ano po sir? Yung taxi po naka-alarma. Alarm na. Diba? Ah hindi pa hindi po namin pinapa-alarm. Opo. Kumbaga nanawagan lang po si Senator Rafi para po makuhanan po yung panig po ninyo, malaman po namin kung nasa inyo po yung laptop or nasa kustodiya po ninyo yung laptop. Pero ngayon po nagpapasalamat po kami na ilinaw niyo po yung side po ninyo. And yun lang po ang sinasabi po ni Senator Rafi is ipaki-update na lang po. And syempre gayon din po sa mga nakikinig po nating mga operators or drivers na paki-update na po kung meron man pong bagong information sa inyong taxi. Mga records. Meron akong mga nasasakyan dito. Taxi, Grab. Doon sa likod, may nakapaskil na malaking etiketa o kung ano man yon. Yung pangalan ng driver, tsaka yung cellphone number niya. Kumbaga, parang para ba kung kunwari, may kailangan kayo. Siguro, ano rin, style na rin yun nila para kung gusto mo sila i-book ulit. Ganon. Para lang na madaling magkakontakan kung kanakailangan. Opo. Okay. And may mga taxi driver din po kasi do hindi naman talaga obligasyon ng mga taxi driver, no? Pero yung may mga iba na, ma'am, paki-check po yung mga kung may naiwan. Do may marami ako nasasakyan na ganun. Paki-check po kung may naiwan. Baka may naano po kayo, may ano, binubuksan pa yung ilaw. Pero sir, yun lang po ha. Ingat na lang din po next time para wala pong mawala. Okay? Salamat po. Sige po, sir. Kausapin po kayo ni Ate Salamat. Sa kabilang Salamat sa Thank you po. Salamat Thank po. You magandang po. Hapon, sir. Sige po. Salamat po. Magandang hapon. And ito na po. Huwag niyo iiwan na ng puso mo sa taxi. Huwag na iwan na. Naiwan na? Joke lang. Ay, attorney. Okay, attorney. Greet po na po kayo sa ating mga netizens. Attorney Aina Magpale. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga netizens. Tulad ng sinabi ni Senator Idol. Kung magandang hapon man, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Nasaan man po kayong sulok ng mundo, kami ay nandito para makapagservisyo sa inyo. Yes, salamat po Attorney Aina. And sana kung may linya or signal naman po si Idol Rafi, pinipilit po niya na makapasok po sa live po natin ano para yes. Makasama po kayo, yung mga viewers and listeners po natin. Oras natin 2:28 ang hapon at magbabalik po ang Wanted sa radyo pagkalipas lamang po ng ilang paalala at ang oras natin ay atid sa atin ng Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan and family rubbing alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports pa and Samsung Plus Herbal Capsule Gold na mabibili po sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. And Clean Fuel, mga kapatid, ongoing pa rin po yung kanilang Paskong panalo ng Clean Fuel. Gas up worth 1,000 pesos of fuel products. Single or accumulated receipt and get a chance to win a brand new Toyota Race and Vespa motorcycle, mga kapatid. And meron din kayong 1-year free fuel supply. At sa kada karga po natin tuwing Sunday sa simula po ng promo, meron po tayong Sunday Double Your Raffle entry ka pa. Kaya mag-download na po kayo ng pinakabagong Clean Fuel Rewards app dahil sa bawat karga po ninyo, siguradong
panalo ka. And ang programang ito ay hatidin po sa atin ng Barley. Feel amazing with Amazing Pure Organic Barley at pumili na po ng Amazing Pure Organic Barley sa lahat po ng lehitimong IM distributors. 2:29 ng hapon, mga kapatid, dyan lamang po kayo. Pinarangalan ng PMAP bilang Radio Station of the Year, Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Binatilyo pa lang ako noon, madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol gawa ng Pagoda Philippines hindi lang pampamilya, pang sports pa. Tutukan gabi-gabi ang malalimang pagsisiyasat ng mga napapanahong balita. Hihimayin ang iba't ibang anggulo para sa mas malawak na diskusyon at impormasyon. Samahan sina Edling Gao at Mian Los Baños mula sa Frontline Tonight, Lunes hanggang Biyernes, 10:35 p.m. sa TV5. Sasagutin na ang inyong mga tanong ukol sa serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno, trabaho, negosyo at kalusugan. Itutulay ni Cheryl Cossing ang tulong na kailangan mo. Sagot kita! Sagot kita! Sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Simulcast sa Radyo 5 FB page. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaayaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Ipagsigawan na ang nararamdaman. Huwag nang mahiya. Why shy? Are you looking ba talaga for a jowa o kaibigan? Actually, siguro naghahanap na ako ng ano, ng makikita ko na hinihintay ko sa altar. Samahan ang inyong chika tita, Laila Chikadora. Shout out! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Sabay-sabay tayong mag-shoutout! Mag-shoutout kayo ha! Pwede kayong tumawag sa amin. Iniimbitahan po namin kayo. Yes, you're invited to the highest level. Para sa mga mensaheng kailangang ipagsigawan, mag-shoutout na sa 92.3 True FM. Bangon na bangon po ang husay ng anchor na nagbubukas ng ating mga umaga sa Radyo 5 True FM. Buong pagmamalaki po naming binabati ang ating early morning anchor ng programang Bangon Bayan with Mon na pinarangalan ng Gawad Pilipino Awards 2023. Si Mon Gualvez ang itinanghal bilang Outstanding TV Reporter of the Year. Sa dangal ng Bayan category, ang tema ng parangal para sa taong ito ay Duyan Ka ng Magiting. True na true po na ang masipag at maagap na News 5 correspondent ay certified magiting na mamamahayag din. Congratulations, Mon Gualvez, kapatid! Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic,
ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaayaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at dekalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Broadcasting from the Radyo 5 Studios in Reliance Street, Mandaluyong City, 25,000 watts of Senator Rafi Tulfo sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted, wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. Ang oras po natin ay 2:35 po ng hapon at nagbabalik pong Wanted sa Radyo. At ito po, attorney, si Ma'am Angeline Ramos. At humihingi po siya ng tulong na makauwi po ng Pilipinas ang kanyang nanay dahil nga po sa naranasan po nitong pananakit mula sa kanyang amo. Katunayan, kahapon po, sinakta na naman daw po sila. Actually, attorney, maganda hindi po lang yung kwento na na ito. Maganda siguro, manggaling na siguro kay Ma'am Angeline. Opo. Kasi hindi lang ang mama ni Angeline ang gusto nating maparescue, pati tama mga kasamahan niya, di ba? Sige, Angeline, pwede bang makwento mo kung anong... Okay, at yun, bago niya may kwento, meron tayong video na panawagan po ng mga kasama na kanya ina. Okay. Panoorin po natin. Mayini po kami, natuloy na baka uwi na ko na. Nasa kasi na po na sa taga po namin umuwi. Hirap-hirap na po kami sa sitwasyon po namin dito. Katulad po nito, umaga na po. Wala pa po kami tulo. Wala po mo ayos na ayos. Hindi na po narapal yung damihan ko sa mga kasi. Nakikisa po kami sa inyo. Tulungan niyo po kami makauwi na. Sa mga kasi. Nakapakawa na po kami. Sarami tulo po. Okay, kahapon lang ito ha. Kahapon lang itong video na ito na nakuha natin. Angeline, iisa lang ba ang pinagtatrabahuan ng mama mo at yung mga kasama na nakita natin ngayon? Opo, ma'am. Saan ito? May Saudi Riyadh po, ma'am. Sa Riyadh ito? Sa Riyadh po. At kailan pa sila dumating doon? Siguro po by September po, nandun na po yung mama ko po. September lang, nung last 2023, sa makatuwid mga limang, po, apat na buwan? 4 months po. 4 months, sabay-sabay sila na dumating doon? Opo. Okay. Nasa linya natin, tama ba ako, ang mismong mama ni Angeline? At ang mga kasamahan niya, so nasa line 1 natin, or video 1? Tama, ano ba tawag natin dito? Nasa linya na po natin, Ma'am Mary Grace. Eto, ito, magkakasama na sila dahil na-rescue na. Tama ba? Ano ba tawag dito? Kahapon po, attorney, lumapit po si ma'am. Agad-agad naman po natin itong naipa-rescue. Okay, pakwento natin sa kanila ha? Pakwento po natin kung ano po ang nangyari. Sige po, Ma'am Mary Grace, Ma'am Maria Celeste, Ma'am Rubilin, and Ma'am Joanne. Magandang... Hello po. Walang audio. Sandali ha, hindi nila tayo naririnig. Ayusin lang po natin yung ayusin lang muna natin yung linya. Ayan, okay na. Okay. Sinong magsasalita sa inyo? Taas ang kamay. Ako. Okay. Mary Grace? Celeste. Maria Celeste pare. Celeste, oo. Anong nangyari sa inyo? Kwento mo. Noong Miyerkules po kasi ng gabi, umuwi po yung madam ko, andun po yung kapatid din niya po na galing ibang lugar. Pag-uwi po niya, yung mga bata, ang kalat po ng buong bahay. Mm-hmm. Ngayon po, natutulog po na yung alaga ko, nagbunga nga po siya, na nagkukwento siya sa kapatid niya na bakit daw ganun yung bahay. Mm-hmm. Ngayon din, hindi po namin pinapansin po siya nung nagsasalita. May pumunta ako sa kusina, tinawag niya ako, sabi niya, excuse me, gumaganon po siya. Sabi niya sa akin, bakit daw hindi kami naglinis? Sabi ko, madam, sabi niyo po na wag kami maglinis pag gising ang bata. Nag-explain naman po ako ng side ko. Okay. Tapos sabi ko, mapimuskila daw po ako, hindi daw po ako okay, hindi daw kami anak, hindi daw kami okay, mapikwayis. Kung ayaw niyo po sa akin, madam, please come back in my agency. Doon po siya nagalit sa sinabi kong, ibalik ako sa agency. Ikaw tapos yung... nag-amba na po siya. Oh, ikaw yung nasa litrato, ano, na may mga pasapasapa, kasi kahapon, sinaktan din kayo. Nung dumating ang rescue na pinadala natin, ang sinabi,
tumakas kayo, parang ganyan? Nasaan kayo nun? Sinasabi po nung amo kasi attorney is tumakas sila. Ah, okay. Opo, sinasabi opo. Tumakas. So, tinago kayo. Sige, opo. Go ahead. Ako po yung tinago. Ako lang po yung tinago. Ako po yung binugbog po talaga, napuruhan po talaga niya ako kahapon. Kinagat po niya yung tenga ko. Kinagat ang tenga? Kinagat po niya yung tenga ko. Ito opo, yung po. Din sa picture, attorney. Opo. Mr. Joseph. Dinadyakan po niya ako sa ulo, kumuha siya ng tali, niligay niya sa leg ko, sinikmuraan niya po ako. Lahat po ginawa niya po sa akin sa may paloran, hinila niya yung buhok ko, sinabunutan niya, kinaladkad niya ako. Nasinara niya yung pinto, yung anak niya binata na doon sa may pintuan, yung 17 years old. Pinakuha yung sinyelas, sabi niya, akin na yung sinyelas mo, tapos sinampas-ampas niya sa mga mukha ko. Yan pong pasap ko sa braso nung Miyerkules po yan ang gabi. Okay. Bali, dalawang beses po niya ako sinaktan. Okay. Nasaan ang mga kasamahan mo? Nasaan si Rubilin, si John, at saka si Mary Grace nito? Nung nangyayari yan sa'yo? Kwarto po sila. Kasi hindi po sila pinalabas. Sinara po kasi yung pinto para hindi po nila makita na kung paano po ako bugbugin. Pero may CCTV po doon. Okay. Kita po doon na binubugbog niya ako. Okay. Paano dumating yung mga nag-rescue sa inyo? Una po, hindi po ako na-rescue, pero ang agency ko po, alam ko nasa baba. Sabi niya po, tumakas po daw ako at nagnakaw po daw ako ng pera. Eh, tinaliniwan niya po ako, kinuha niyo yung tatlo. Sabi niya, tali, gumi. Punta ka daw sila sa police station, silang tatlo. Di ako, ako daw iwan daw sa kwarto. Di naiwan po ako. Natulog po nga muna ako eh, kasi umalis silang, kasama si madam, umalis silang tatlo. Yung pala, punta po sila sa police station. Ngayon, sinuturuan po sila na huwag magsabi ng totoo sa polis kung anong talaga nangyari sa akin. Tapos, nag-chat po ako kay Sir Eric dun sa Polo na nandito ako sa number 7 condo sa Alpahar Street, sabi ko sa kanya. Tapos, tinawag niya ko ng kapatid niya, sabi ng kapatid niya po sa akin, pumaba ka na daw doon, nandun yung mga kasama mo sa kotse. Sabi ko naman, wala po yung mga kasama ko. Sabi ko, saan mo ako dadalhin? Sabi ko sa driver. Kasi hindi niya sinasabi, kinuha ko yung cellphone ng driver. In screenshot ko po, nakalagay po doon, Northern Bridge Road. Parang Mot Celeste, sabi niya, papatayin po daw ako. Doon po lang ako naglakas ng loob. Nung sinabi po ng taga-Polo na kumakatakas ka, tumakas ka. Nagkataong huminto po sa traffic light. Yung sasakyan. Doon po ako tumakbo. Sumigaw po ako. Sabi sa kalsada, tulong po. Tapos tinuro yung Nissan. Yung Nissan po dito sa Riyadh, tinda ng mga kotse. Doon po ako pumasok. Doon po ako nakatakbo. Okay. Kita man naman natin, Shari, yung buhay talaga na nangyayari sa ating mga OFWs. Ngayon, nasa isang van kayong apat. Sino ang kasama ninyo at saan kayo pupunta? Ako po si Welfare Officer Jack Arroyo ng OWA. Okay. At kami po yung sa kanila kahapon. Nandito po kami sa Baykalinga, kaya lang po, medyo magulo dun sa loob dahil may mga activity ang mga wards natin. So, dinala ko dito para maayos natin makausap. Ah, okay. Kami ang nagpatawag sa kanyang employer through governor's office and police station ng kahapon ng Sahaba. Kaya nakuha natin sila. Tapos wala yung pinresenta kahapon. Kaya ng employer na babae, ayaw niyang ibigay yung isa. Kasi nga may mga pasa. So, una ninyong nakuha yung tatlo muna. Naiwan kasi si Celeste, no? So, hindi po yung employer niya, nakausap na namin siya sa kabilang linya at nagsasabi siya kung anong nangyari. Ngayon, nag-request kami na i-raid yung bahay niya dahil nandun lang yung worker sa bahay niya mismo. Tama. So yung ginawa niya, para hindi makuha yung ang babae sa bahay niya, yung worker natin, pina-under niya yung anak niya na i-drive yung babae, ilayo doon sa bahay. Wala ang lugar kung saan niya dadalhin. Alam ko po, sa Bagong Bahay. Sa Bagong Bahay. Opo, sa Bagong Bahay. Okay, so, kasi hindi siya nagsasabi sa amin kung ano ang detalye. Hanggang sa umiyak siya, at muntik na kaming naresto dahil pinaiyak na daw siya namin. Kaya tinantanan muna namin, pero minomonitor namin siya sa lahat ng mga, sa lahat ng mga ginagawa sa kanya, at sa mga lahat na pwede namin gawin din pag naka-tsempo kami. So, nakakuha kami ng tsempo, kinuha siya at dinala siya through private car. Sabi ng aking kasama na si Eric Miranda, pag huminto yung sasakyan,
Buksan mo at tumakbo ka sa ikinig. So, nakatakbo siya doon sa Nissan. At ang Nissan na showroom ang nagtawag ng police para makuha siya doon. So, nakuha natin siya. Okay. So, kayo, nandoon na kayo doon sa Nissan. Doon nyo na siya kinuha sa Nissan. Kasama nyo na yung police doon. Sa police station, dahil yung tatlo, yung aking inaasikaso, para makuha ko sila. Kasi kunin pa sila ng employer eh. Okay. Yung isa nga, sino nga yung isa ito, pinipilit na kunin ulit, ibalik. Sabi ko, nanunula ka nang ibabalik. Kasi hindi na namin pwedeng ibalik ito dahil sinasaktan mo yung mga manggagawa. So, Eric, ano na ang next step nito ngayon? Ano ang mangyayari sa ating mga OFW sa kanilang apat? At ano naman ang kaso na pwedeng iangat, no? Dito sa kanilang mga employer? Counseling para po ma-exam yung trauma. May nurse po tayo dito sa ating Baykalinga na magbibigay ng ating ng kanilang psychosocial counseling. Number two po, yung mga gamit nila wala kasi. So, pati cellphone po ng tatlo. Ang una-unang namin gagawin, ipatawag namin yung mga agency nila kasi active pa naman yung mga agency. Tapos magne-negotiate kami, mag-case conference kami kung ano yung mga hinaing nila at mga gusto nilang kunin na right sa kanilang employer ay maian natin. May bibigay natin. Wala po kami mga damit, ma'am. Yan lang po. Tsaka yung cellphone po ng tatlo. Kaya po ako binugbog. Gawa po na hindi ko po talaga binigay yung cellphone ko. Nanlaban po talaga ako. Yun po ang gagawin natin. Kukunin din natin yung mga gamit. Tapos kung kailangan na ano, na yung sahod nila, na one sahod. Mga passport nila, nasa kanila ba? Andun din kapatid kama ko po, nandun din lahat po. Nandun din. Kasama ko yun. Kasama. Eric, tanong ko lang ano, kasi si Mary Grace, I am assuming September lang siya na nanggaling dyan. Meron bang mga previous na mga OFW rin tayo na dyan nanirahan or dyan nagtrabaho na nagkaroon din ng problema? Same employer? Sila kasi lahat na apat ay second employer na nila to. Mm-hmm. So, ibig sabihin, okay, ilipat na lang sila sa employer nila ngayon na si Asmaha. Si Asmaha. Mm-hmm. Ngayon po, yung record nila as per PUA shows na yung employer nila ngayon ay hindi tugma doon sa employer na kung saan sila ngayon. Kaya lang po, ang Saudi, ang kalakaran kasi dito, pag nailipat na nila dito sa system sa MHRSD, valid pa rin yung kanilang pagtatrabaho doon sa kay worker dahil may process dito sa kanilang ano, kanilang labor office. Okay. So, doon hinahanapan namin ng ikama, wala siyang ikamang may purpose wala sa apat. Kaya wala siyang magawa kundi ibigay sa atin yung worker dahil wala siyang ikama or national ID ng Saudi na maibigay sa amin. Sa dating worker ko sa dating employer ko po. So, wala siyang maipakita na legal basis para hindi niya ibigay sa atin yung worker. Okay. Kaya nakuha natin. Okay. Kasi ang isang naisip ko, dapat yung mga employer na ganyan, i-blacklist rin, ano? I mean, kung merong mga OFWs na nagkakasala, tapos bina-blacklist nila, dapat tayo rin, yung employer, pagka may record na, eh, huwag nang i-deploy dyan. Huwag nang mag-deploy natin. Oo. Siya. Kaya ay dito siya sa local agency, nagkuha na ng ano ng manggagawang Pilipino. Through labor contract dito sa Saudi. Okay. So, actually may isa siyang Pilipino doon na kasampangoy din at naiwan dahil mag-end of contract na. Pero hindi naman siya daw sinasaktan. Okay. Napag-initan at napuruhan lang itong si Celeste talaga eh, 'di ba? Oo. Cellphone ko po siya. Kaya hindi kaya po niya ako binugbog kasi yung cellphone niya gusto, yung cellphone ko gusto niyang kunin. Ang pero, sabi nga niya daw sa amin, nagdadrama lang eh. Kaya nga nagdadrama dahil gusto na lang daw umuwi. Yun ang sinasabi niya. At ipinagigitan niya doon sa police station. Pero actually, second... Ito po kasi... Ito po yung matagal sa amin eh, si Joanne. Gano'ng katagal ka na dyan, Joanne? 10 months. 10 months. Oh, pero hindi pa rin yun matagal, sorry. Hindi pa umabot ng taon eh. Hindi... Iba, kung iba ang ugali, hindi mo talaga yan masisikmura eh. Sanali lang, sino ang wala pang tulog? Si Eric ba? Wala pang tulog? Wala, ito yung isa. Lahat kayo, wala pang tulog. Kasi kung kahapon, kagabi nangyari, plus 3. So talagang,
ano ito, ongoing na rescue. Oh, pero ito, attorney. Ito ang mas lalong walang tulog. Oh, walang tulog. Oh, walang tulog kahit ito. Kailan ang ating OWA administrator, Sir Arnel Ignacio. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Panakaw-nakaw lang ako ng tulog. Nandito ako ngayon sa Pampanga, nagpa-planning. O yan, kita nyo naman. Mm-mm. O isang tawag ninyo, nandiyan na. Eh. Hello? Yes, yes po. Nakikinig po kami. Opo. So wala pang tulog si Sir Arnel. Oo, kasi binantayan natin yan hanggang madaling araw. Hindi naman sumuko ito si magaling ang ating welfare officer tsaka yes. Si Jack, ano? Mm-mm. So, nandyan na sila. Nakausap ko rin sila kaninang umaga. Mangiyak-ngiyak na. Eh, so, kung ano pa man yung mga karampatang hakbang laban dyan sa employer, gagawin natin. Yun. Kasi kahapon, attorney, kino-ordinate na po natin kay Sir Arnel at isang tawag lang po ni Sir Arnel talagang umaksyon po agad at ipinarescue niyo po agad yung ating mga OFW. Yun. Kilalang-kilala na nga ng mga employer si Sir Arnel eh. Takot na takot na sila. Pagka narinig na nila, oh Arnel, Ignacio, ah! Nanginginig na. Pero, tulong. Maraming salamat din po at sa mga tauhan din natin, sa mga kasama natin. Si Jack na nakakap, hinanapan pa nga niya ng lugar para maayos ang ating interview. Team tayo, no. Gusto ko ring i-shout out ito sila, mga kasama namin na tumulong din, to si Asma, Abdul Rahman, si Alinor, Abdullah. Yung isang ka-agency, mahuhusay din, tumulong sa atin. Yeah. Si Popo, di ba? Mm-hmm. Ganyan na kasi ang OWA, kumbaga lumawak na yung ating network dyan, so marami na tayong nahihinga ng tulong. Kaya ito si Eric Miranda. Ayan si Jack Arroyo, matagal na yan. Luma. Lumang tao. Patunay ito, Sir Arnel, na talagang kung nagkakaisa tayo at open ang ating communication lines, ang bilis lang talaga natin na makakatulong sa nangangailangan ng tulong natin. Ay, opo. Nako. Mm-hmm. And then kami, that is the least that we can do sa lahat ng support ang binibigay sa amin ni Senator Rafi Tulfo at saka sa programa ninyo. Yes. Nagkaroon ng panibagong tiwala sa OWA at ayaw namin kahit kailan na tayo ay mapahiya. Oo, at saka nadagdagan ang budget nyo ngayong 2024. Oo. Yun ang mahalaga para matugunan po natin ang ating mga obligasyon. Marami salamat. Bigyan natin ng pagkakataon yung mag-ina na mag-usap. Angeline, ayan, kausapin mo mama mo. O, sige. Hello. Konting luha. Sige. O, palakasin mo loob ng mama mo. Ayan. Sige na. Ayan. Palakasin mo loob. Maraming salamat, ma. Okay lang yun, ma. Basta sa'yo, ma. Gagawin ko lahat, ma. Basta mag-iingat na kayo yun, ma. Nakaka-uwi na kayo, ma. Uwi na kayo, ma. Mag-iingat kayo yun, ma. Mary Grace. Salamat po. Oo, Mary Grace, ikaw ba ay nagpaplanong umuwi na o dyan muna? Kasi kung makakahanap ng ibang employer, pwede naman yun, ano? Hindi naman, uwi na lang po si Mama. Uwi na lang si Mama. Ayan. Ma, uwi ka na daw muna, Ma. Ilang taon ka na ba, Angeline? Kaka-18 ko lang po. Nag-aaral ka pa? Opo. Oo. Papa nyo? Nangingisda lang po siya. Okay. Ilan ang kapatid mo? Apat po. Bali, apat po kami. Ako po yung panganay. Panganay ka. Opo. Pang ilang alis na ito ng mama mo? Pangalawa po ngayon. Pangalawa. Kaso na-disgrasya po siya dyan. Hindi lang tayo pinalad sa employer natin na ito ngayon, ano? Pero may tulong naman na mabibigay ang OWA. Tama ba ako, Senator? Ay, Senator. Ginawa ko na Senator si Administrator Arnel. Baka naman. Bagay naman. Ma, 2020. Soon. Baka magalit siya ako. Sir Arnel, huwag kayong mag-senator. Kailangan kayo dyan sa OWA. Sige. Oo. Ano po ang maitutulong natin kung uuwi sila? Sasabihin ko pangalan sana eh. Kung pauwi na sila, naka-ready na ang financial assistance sa kanila ng OWA. Yan. Oh. Ready na yan. At pakikita namin sa kanila yung kanilang mga choices kung aming pwede nila maging mapakinabangan sa mga programa ng OWA. May makakapagsimula ba sila ng kabuhayan? Maliit na kabuhayan? Oo. Meron? Oo, basta pag-aaralin natin sila ng
kung paano makapagnegosyo ng konti, bibigyan natin ng startup. Ayun. Ayan. So, ayun. Ayan. Okay. Salamat din po kay Secretary. Sige, sasalubungin kayo ni Odette. Opo, antayin na lang po. Antayin po namin ang inyong pagbabalik po dito sa Pinas po, no? And of course, syempre kasama ang ating OWA. Mag-ingat po kayo. Ma'am, ano po 'yun? Ma'am, kailan po sila makakaway kung sakali? Maalamin po natin, no? Kasi syempre marami pa silang aasikasuhin din. Una-una kailangan natin na makuha muna 'yung mga gamit nila, mga dokumento nila, passport, tapos 'yung cellphone ng tatlo, pati ng cellphone ng mama mo, mga damit nila. At ang mahalaga ay ligtas sila, maayos ang kalagayan nila ngayon, at nandun sila sa poder natin. Sige po, marami pong salamat po. Ayun. And Sir Jack. Opo, maraming salamat po, sir. Update niyo po kami, sir, no, kung ano man po yung mga kaganapan po natin, yung mga sitwasyon po na ating OFW po dyan. Maraming salamat, Sir Jack, and Sir Arnel Ignacio. Action man ka din, Sir Arnel Ignacio. Alam niyo naman po yan. Yes. Kahit di na po kayo. Sabi nga po ni Idol Rafi, kahit di na kayo naliligo, natutulog, nakakakain ng maayos. Oo nga. Yes. Ito nga eh. Alam mo, nabitin nga yung paligo ko ngayon eh. Ito pa ako nakatapis, kaya hindi ako makapag-video. Sorry naman po. Sorry na, Sir Arnel. Sorry na po. Ayan. Pasensya na, pero at least, lagi po yan, lagi nakaredy sa atin si at nakasubaybay, nakagabay si Sir Arnel Ignacio. Maraming salamat, Sir Arnel, at mabuhay po kayo. Maraming anytime. Salamat po. Ayun. Kasi kahapon, attorney, agad-agad po nating tinawagan si Sir Arnel, tapos pinaresky niya po agad. Yes, kahapon po, ayan. So, thank you po. So, Angeline, mag-aral kang mabuti, ha? Opo, thank you po. Hintayin natin ang pag-uwi ng mama mo. Opo, maraming salamat po sa inyo. Okay. Kasi taga saan ba kayo, Angeline? Taga Cavite City po. Taga Cavite, okay. Sige po. Sige po. May sasabihin pa kayo kay Sir Rafi? Sige po. Sir, maraming salamat po sa pagtulong niyo po sa amin. Sana po, gabayan pa po kayo ni Lord na marami pa po kayong matulungan. Maraming salamat po. Ayan. Thank you, Angeline. Nagmo-monitor si Senator sa atin. Yes, salamat po. Ayan. And ingat po, ma'am, babalitaan po namin kayo ha sa pag-uwi po ng mami po ninyo. Opo. Okay, salamat. Salamat po. Magandang hapon po. Ayan, si Ma'am Maria Grace Ramos, Maria Celeste Paring, Rubelin Molas, and si Joanne Estacio. Maraming salamat po sa walang sawang pagtiwala kay Senator Rafi Tulfo. 256 na nga po. Baka ma-accidente pa dyan. Si Ate Angeline, matik na. Okay, oras natin, 257 po ng hapon, mga kapatid, at magbabalik pong Wanted sa radyo pagkalipas naman po ng ilang paalala. At syempre, mga kapatid, ang programang ito ay hatidin po sa atin ng Samsung Plus Herbal Capsule Gold. At yan po ay mabibili po sa pinakamalapit na botika sa inyong lugar. And mga kapatid, syempre po, lagi po natin pinapaalala ang Sulit Sweldo Sale po. Tomorrow na po magsisimula yan, mga kapatid, January 13 to 17. Good news po dahil naka 20% off po ang Good Night Pro Fiber Got Right Derma Concept Soap. Bisitahin nyo lamang po ang kanilang official Facebook page. Ito po yung Good Night Food Supplement, Pro Fiber Food Supplement, and Got Right Food Supplement, or tumawag po kayo sa 0905-237-1702 or 8353-0390 or 8353-0388. Alam niyo po, yung Good Night po, lagi po yung highly recommend, yan po ay highly recommended po ni Senator Rafi Tulfo na para po sa mga tao po na nahihirapan makatulog sa gabi, maraming iniisip. Ayan po, very effective po ang Good Night Food Supplement. Ayan. Okay. 2:58 po ng hapon. Diyan lamang po kayo, mga kapatid. Magbabalik po ang Wanted sa radyo. Pinarangalan ng PMAP bilang Radio Station of the Year, Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon ng kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato
epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol gawa ng Pagoda Philippines hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bawat tao may pagsubo. Dahil pag hindi naman hindi lasing yung lalaki, aba, napakabait. Ay, totoo naman, mayroong ganyan. O, parang maamong butike yung lalaki. Bawat problema, may solusyon. Kailangan mabuhay tayo sa ating kakayanan. Hindi natin po pwedeng yakapin ang isang malaking puno nang hindi natin mapag-aabot ang ating dalawang kamay. Bawat mali, may leksyon. Ang nagmamahal sa kanyang mga magulang nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Dr. Love. Dr. Love. Sa hirap ng buhay natin, mga kapatid, nauunawaan natin na may mga tao talagang nasisira sa kinang ng salapi. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Mukhang may problema itong si Monica. Parang naghahanap siya ng atensyon, naghahanap siya ng pagmamahal na hindi niya nakukuha sa nanay niya. Hindi niya mahanap sa kay Aling Alejandra. Oo, dahil sa iba niya po hinanap. Pakinggan ang nag-iisang pananaw ni Brother June Banaag. Wala kang galang sa magulang mo, kahit ang sama ng magulang mo. Siyam na buwan kanyang inalagaan sa tiyan niya, hindi kanya pinatay, kambing ka. For your nightly prescription of wisdom, faith, hope. Ang role ng babae sa buhay natin is to inspire us. Dr. Love. Dr. Love. Sa Radyo 5, True FM. Feel na feel po namin ang inyong totoong pagmamahal at suporta. Sa pinakabagong Nielsen Survey nitong October 2023, ang Radyo 5 True FM ang inyong nangungunang news, public service at entertainment radio station. Pinatunayan niyo po na ang Radyo 5 True FM ang inyong pinakapinagkakatiwalaan sa paghahatid ng balita, impormasyon at public service. Nakakataba po ng puso na kami ang pinipili niyong makasama mula umaga hanggang gabi. Maagang Pamasko po ito! Kaya mula sa aming lahat sa Radyo 5 True FM, maraming maraming salamat, kapatid! Dito tayo sa totoo. Buhay Unleashed. Nais mo bang magamit? Kontento ka na ba sa buhay mo? Kasusweldo pa lang, ubus na. Yung iba nga, hindi pa sumesweldo, ubus na. Ang tagal mo sa trabaho, wala pa rin asenso? Gusto mong magnegosyo, pero hindi mo alam kung paano. Sa iyong relasyon, punong-puno ba ng komplikasyon? May pag-asa pa ba tayo? Good news! May Buhay Unleash! Ang programang gagabay sa'yo para ilabas ang galing mo. Kasama ang nagbabalik na power couple na sina Vic at Evelyn Garcia tuwing Sabado alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Dito lang sa 92.3 True FM. Ang tagumpay ay makakamtan. Masayang buhay tunay na makabuluhan. Ito ang Buhay Unleash. Yung buhay tunay na makabuluhan. Ito ang Buhay Unleash. Dito tayo sa to. Watts ng totoong tunog ng FM radio. Totoong pinalakas, totoong pinagtibay ng mga batikang mamamahaya sa paghahatid ng news, public service, entertainment, music, information at inspiration para sa bawat kapatid, bawat Pilipino. Ito ang 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted, wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Tapos pasok DSWD. Wanted sa radyo. Okay. Nagbabalik po ang Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. At ito po, attorney,
Bago ang lahat, happy viewing kay Atty. Gabriel Ilaya. Nanonood siya, Atty. Gabs po. Atty. Gabs, hello. Ayan. Magandang hapon sa'yo. Hello daw sa akin yung idol, na si Atty. Aina. Kapwa idol, lahat tayo dito. Mga kampon kasi tayo ni Senator Idol. At speaking of idol, idol ko rin yung mga kamiting ko kanina. Sorry. Yes po, Atty. Kaya babatiin ko at magpapasalamat ako kay Rick Torres kasi pinakilala niya ako kay Miss Sarah Red, kay Gerald Nicolas, at kay Jing Caraos. So maraming salamat sa inyo kanina. Pasensya na, mabilisan lang yung ating meeting. Ayan po. Kasi kinulit ko po si Atty. Aina para sumama sa atin dito sa show dahil nga po kailangan po may kasi kompromiso si Senator Raffy Tulfo. May biglaan pong lakad. Buti na lang, retired na talaga ako, blissfully retired. Pwede ako hatakin. Salamat po, Atty. At dahil blissfully retired, meron pa akong kilala na blissfully retired din, si Sir Al Panlilio ng PLDT. Okay. Ayun, ano yan? View. Kapatid ng, ano yan? TV5, mga MVP Group of Companies, PLDT, ganyan, Meralco. Sir Al Panlilio. Magandang hapon and happy viewing po. Isang car wash boy po ang kasama po natin, Atty. Mm-hmm. Si Sir Enregil, tama po ba? Opo. De Vera, at nais po niya makausap ang kanyang misis dahil ang si misis po na si Mamaricon De Vera ay umalis na lamang po. Umalis? Nang wala pong paalam sa kanya. So nais po niya na malaman kung ano po ba ang dahilan, ano po ba ang may rason ba na bakit mo ko iniwan, ganun. Oo. Sana hindi, ito na lang, ganito. Enregil, ano ang palayaw niya, sir? Alex po. Alex. Ang layo. Sige, Alex. Car wash boy, pero car wash man siya. 50 years old. Kailan kayo kinasal? 2004 po. 2004? So, 20 years na? 20 years. Ilan ang anak nyo? 5 sana, kaya lang namatay yung isa dahil na-rape noong 2020-21. Yes, Mario Joseph, nakikiramay po kami. Salamat po. Okay, so ang may trabaho ba si Mrs.? Wala naman po, kasi sabi niya magtrabaho. Oo. Ngayon nalaman ko, wala naman. Pumasok sa agency, 5 days lang, umalis na. Kailan mo huling nakausap si Maricon? Itong bagong taon po. Bagong taon. So kailan siya umalis ng pamamahay? Magkasama kayo, hindi kayo hiwalay, ha? Hindi po. Magkasama talaga kayo? Nag-Christmas kayo together? Oo magkasama po. Bagong taon, magkasama rin kayo? Pero yung bagong taon at saka Christmas, pagtapos ng Christmas, umalis na naman. Umalis na naman. Uh-huh. Ilan taon ng mga anak ninyo? 20 yung panganay. Yung ang bunso? Ang bunso, 10 years old po. Lahat naman nag-aaral ito? Hindi po kasi ayaw na nila nung pinipilit ko ibang usapan na naman yun. May away ba kayo? May alitan ba na nangyari? Wala naman po kasi nung... Sige, wala ha, wala. Kasi makakausap natin ngayon si Maricon. Nasa linya natin, line 2, si Miss Maricon De Vera. Maricon, magandang hapon sa iyo. Maricon? Opo, ma'am. Oo. Maricon, live tayo ngayon sa Wanted sa radyo. At kasama natin ngayon ang asawa mo na si Alex. Oo, ma'am. Oo, ang sabi niya ay lumayas ka daw, umalis ka daw nang walang pasabi at gusto ka lang naman niyang makausap. Ay hindi po, nagsabi naman po ako diyan sa kanya, ma'am. Ah, nagsabi ka? Anong sinabi mo? Ma'am. Sabi ko, magtatrabaho lang ako, aalis muna ako dito kasi lagi po kami nag-aaway diyan sa bahay, ma'am. Baka sasaktan na naman niya po ako ulit pag nag-aaway po kami. Alex, sige, itanggalin mo na yung mask mo para mas madaling mag-usap. Anong gusto mong sabihin ngayon kay Maricon? Nagpaalam naman pala eh. Hindi kung yan ang gusto niya, ma'am. Ang gusto ko lang mangyari sana, yung sinasabi niya na nagtatrabaho, sana totoo na nagtatrabaho siya. Dahil nung tinanong ko siya... Sabi ka naman, bumunta ka talaga dyan, Alex, sabi ka? Eh, siyempre. Hindi ka ba nahihiya dyan sa ginagawa mo? Nahihiya ka pala, pero sa akin, hindi ka nahihiya sa ginagawa mo. Sabi mo, nananakit ako. Aminin ko, sinaktan kita mula nag-asawa tayo. Tatlong beses lang.
Self-defense? Ano self-defense? Sinasabi mo? Hindi self-defense. Tatlong beses lang kita sinaktan. Nung nakita kita, ay nung na may katiksmet ka nung una, yung pangalawa na sinaktan kita nung December, nung last year pa. Sabay nung, ano, inulit mo na naman. So, nung Huwebes Santo ng April. Nahuli mo si Maricon? Opo, kasi yung Huwebes Santo, sabay nung ano, pinaanoan ko lang, pinasensyaan ko, kaya lang nung ano, nagkita sila ng ano, ng Linggo, yung buhay, ano, Linggong pagkabuhay. Magkikita sana sila. Sabi ng si Janel, bilisan mo pa, magkikita sila 10:30. Okay, ito na po yun, attorney. Ito na po yun. Ang sinabi po, ito po yung pinasa po ninyo sa amin. Ang sabi po ni Michael, tama po, sabi po ni Michael, okay kahit 10 o'clock na. Tapos nagvi-video call po siya, tapos sabi niya, love, dito ako, friend ko, gusto mo, pakilala kita. Opo. And then sabi po ni Michael, saan punta ako dyan? Tapos nag-video call po ulit sila. Tapos sabi po ni Mama Ricon, love, bakit hindi ka nagpakita? Sabi po ni Sir Michael, ano ka ba? Baka malaman ng asawa mo, mabugbog ka. Talaga, ingat naman, love. Sabi po ni Michael, huwag ka muna mag-open sa iba. Ayaw kong maghiwalay kayo dahil may number 2 ka. Saka mo na ako ipakilala kung wala na talaga kayo ng asawa mo. Okay lang ba yun, love? Pasensya na, love, ha? Tulog muna ako. Tapos may nag-message po, after po ng tulog muna ako, love, may nag-message po kay Michael na, ikaw, kuya, sinira mo pamilya ko. Anak niya po ito. Huling-huli na siya. Tapos nag-message po si Michael, stop na tayo. So apo, itong convo na ito, mga screenshot ito na nakuha ng anak mo. Anak mo nyo ang nakakuha nito. Opo, kasi hawak niya na wala, ano. Ma'am, wala na po yun, ma'am. Matagal na po yun, ma'am. Kailan yan, Maricon? Nung last, ano pa po yun, ma'am? Last April po po yata yan, ma'am. March. Eh, sandali lang. Kung may ganyan, Maricon, alam mo naman na maling-mali talaga yan, ha? Mali po ta, ma'am. Kaya, talag... pero ma'am, wala na po yun, ma'am. Tatlang po yun, ma'am. Eh, ganito, sandali lang. Alex, anong gusto mo mangyari ngayon? Kung meron kang mga ebidensya na ganyan, kayo ba'y nagbaranggayan na? Ano ba? Binaranggay ko na siya, ma'am. Kasi sabi niya, talaga ayaw na ayaw ko maghiwalay dahil iniisip ko yung mga anak ko. Mm. Eh, sabi ko, okay lang tayo na hiwalay, kaya lang, dito nandyan pa lang ka sa bahay. Para asikasuhin mo yung mga bata. Lalo na yung bunso mo. Sabi ko, eh, yan, hey, pinagpipilit ma'am, niya. Ma'am, pagdari lang po, ma'am. Ayaw ko naman po, ma'am, na nag-iisip po ako sa bahay, ma'am, kasi puro pag-aaway lang po ang nangyayari sa amin dalawa, ma'am. Mm. Puro pag-aaway na lang namin, ma'am. Di talaga ako, ano, ma'am, nagtitiwala sa kanya kasi kapag nagagalit po siya, ma'am, nananakit na po siya, nagdadala na po siya ng itak. Oh, maling-mali naman rin yun, Alex, ha? Ang pananakit, kahit na ano pa, ang gamitin mong dahilan ay hindi talaga tama. Ha? Alam ko po, ma'am, na mali ako, pero sinabi ko naman sa kanya, hindi naman ako na ano talaga nananakit. Dahil noon pa yan, ma'am, na ano, kahit yung pananakot, mali pa rin yun, ha? Magdadala ka ng, anong dala, Maricon? Kutsilyo po, ma'am. Naku. Oh. Ikaw, sabi ko nga sa'yo, kung balak mo pa lang yan, dapat sinaksak mo na ako na, o kaya linason mo na lang ako bago mo ginawa yan. Dahil ako mas masakit habang nabubuhay ako, masakit itong ginawa mo sa akin. Yan ang totoo, Maricar. Huwag kang magsabi ng ako ay nananakit sa'yo. Tatlong beses lang kita sinaktan dahil sa nagkamali ka. Sinaktan ko rin ako noon pa noon. Huwag kang magsalita ng ganyan. Nung maliit pa yung mga anak natin noon, sinaktan mo rin ako noon. Inabol mo pa ako ng itak noon sa probinsya, di ba? Nung uwi tayo sa hindi probinsya. Hindi kita inabol ng itak. Inabol mo ako ng itak. Lasing ka. Ay na. Magsalita ka ng ano? Ito, Shari, walang patutunguhan kung hindi mag-uusap ng maayos eh. And sa akin lang, Alex, maling-mali ha? Maling-mali ang manakit, maling-mali ang manakot, maling-mali na ginagamitan mo ng physical. Opo. Na pananakit.
kung may problema, kung gusto nang maghiwalay, eh, ayusin na sa maayos na pamamaraan. Maghiwalay na kung maghiwalay. Diba? Ikaw naman, Maricon, kung ayaw mo na kay Alex, eh wag mo nang magkaroon ng ibang lalaki na hindi mo na tinatapos itong relasyon na ito. Oo. Dapat may ano wala na muna. Po yun, ma'am. Oo. Ako na po yung pagkipag-iwalay na rin po sa kanya, ma'am, kasi hindi rin po, baka pag-aaway namin, ma'am, baka sabi nga pa niya nga, baka daw mapatay niya pa nga ako daw, ma'am, sabi niya. O, eh, paano naman yung mga anak ninyo? Anong balak mo doon, Maricon? Aminin ko sa'yo, Maricar. Anuin ko naman yung mga anak ko, ma'am. Di ko naman po pababayaan yung mga anak ko, ma'am. Ano bang trabaho mo ngayon, Maricon? Eh, sa ngayon po, ma'am. Kasang bayan lang po, ma'am. Kasi aalis po ako dito sa trabaho ko ngayon. Nag-a-apply po ako ngayon, ma'am. Saan ka ba nagtatrabaho? Kasang bahay daw siya ngayon. Inaasikaso po ako. Nag-aasikaso po ako ng papers po ngayon na mga requirements ko po. Kasi mayroon po akong in-applyan. Nag-interview na po ako. Kaya lang po, kulang pa po yung requirements ko. Nako, mag-ingat sa mga application na yan. Siguraduhin mo na legal at saka legitimate at saka accredited yung mga agency na magpapadala sa'yo kung saan, ha, Maricon? Opo, ma'am. Nag-iingat naman po ako, ma'am. So, anong gusto mong mangyari ngayon, Alex? Pauwiin si Maricon sa'yo? Hindi. Pauwi. Ma'am, mag-iwalay na lang po kami, ma'am. Mabuti pa yung ganun, ma'am. Para wala na po kaming pag-aawayan po, ma'am. Hmm. Pero, ikaw? Nasaan ka ngayon? Asaan ka ba nagtatrabaho ngayon? Di ba nasa Muson ka? Wala ako sa Muson. Sa Muson? Hanapin mo sa Muson. Wala ako sa Muson. Ano sa Muson? Ano ang Muson? Sa may lugar namin sa San Jose del Monte, Bulacan. Sabi ng mga netizens natin, maghiwalay na lang daw kayo eh. Kaysa magsakitan pa kayo at magtuturuan, kawawa ang mga bata. Hindi ako nananakit talaga, ma'am, kahit kailan. Nanakit lang ako nung na-acto ang kunat nila talaga, no? Mag-iwalay na lang tayo, kasi naman ganyan. Mag-ano na lang ako. Ma'am, ayaw ko na talaga, ma'am. Dali, may mga bata pa kayo, ha? Ilang taon ng mga anak ninyo, Maricon? Ang panganay po, 19 years old. 19? Yung pangalawa, 18. Yung pangatlo, 17 years old. Yung bunso po, 10 years old. Diyos ko, sunod-sunod. Sabi ko nga sa'yo, bago mo sana tapusin mo muna. Yun po, ma'am. Kasi hirap naman ang dinanas namin po sa kanya, ma'am. Noon pa yung mga bata pa po yan, mga anak ko. Naghanap buhay na po. Dahil po sa kanya, sa paghanap buhay niya rin na kunti lang yung kinikita niya na kailangan magtrabaho yung mga anak niya. Mga bata pa, nagtrabaho na ng construction. Binagtrabaho niya na ng construction, worker, yung mga anak niya. Mga bata pa po yan, ma'am. Mga minor pa po. O kaya nga, kung hindi na kayo magkakaayusan, at sa nakikita ko rin, mas mabuti pa na ang pagtuunan ninyo ng pansin ay yung mga anak ninyo. Kasi dapat pag-aralin, eto, tinanong kita Alex kung nag-aaral, hindi na, ayaw. Alam mo, palagay ko, hindi naman sa ayaw mag-aral, baka wala lang motivation, kulang sa gabay. Maricon, bilang ina. Wala namang kasing gabay itong ina, ma'am. Dahil nung natutunan na mag-cellphone. Yan, ito lang po yun, ma'am. Ito lang po yun na sila. Sinungaling ka. Nagtatrabaho po ako. Nagtatrabaho na po ako sa Pampanga. Ano bang magandang gawin dito, Shari? Mag-date muna sila? Sagot ni Senator ulit? Siguro po, isang tabi muna siguro ninyo yung away nyo, pag-usapan po ninyo. Paano po yung sa mga bata po? May ebidensya ka ba, Alex, ng laban dito kay... Meron po, ma'am. Yung mga chat dito na... Maliban dito sa mga chat. May mga tao ba na makapagpapatunay at magpapatibay? Parang SG po ata. Pati kapatid niya pa, ma'am, mismo. Security guard po yung boyfriend ni Ma'am Maricon? Opo. Ah, okay. Si Michael... Ay, matagal na po yun, ma'am. Wala anong matagal? Na po, hanggang ngayon, nandyan pa. So gusto mo bang kasuhan sila? Kakasuhan ko yan, ma'am. O di... Ma'am, matagal na po yun, ma'am. Paano niyo po ba nakilala, ma'am, si Michael? Wala na po akong kontak, ma'am, sa kanya, ma'am. Wala na po akong kontak doon sa lalaki. Matagal na po. Paano namin? Ay... Eh, merong bago lang eh. Namin. Bago lang eh. Attorney, meron pang ano. Nakikita namin. Ma'am, may mga... Hawak po yung account niya. Paano nangyari yun?
Mm. Eh, kaya nga nakita namin itong mga ano eh. Yung mga, alam mo, yung mga anak ninyo, Diyos ko, traumatic para sa kanila ito. Ay, blood ako sa iyo, Maridar. Magsinungaling. Ma'am, kailan yung huli? Meron silang ano, attorney, parang pinag... sisend po siya ng video na malaswa. Opo, nandyan lahat. Kaya nga, ano na yan? Mag-dirty. Dirty finger. Yan. Ibablock kita pag hindi mo ginawa. Sabi po ni Michael. Yan yung kaso kasi. Ano ba ito? Maglalaro na lang kayo. Ano? Magpa-selfie pa. Eh, may mga litrato eh. O, paano naman ito makukuha kung hindi nga, di ba? May asawa ba itong si Michael? Baka meron po. Permahan daw sa barangay, nasa ibang bansa rin ang asawa. Ayan na naman, permahan sa barangay. Ulit-ulitin ko ang paghihiwalay. Hindi pwedeng permahan lang. Diyos eh, tingnan natin. So ano, kakasuhan? Kakasuhan Alex. Ko, ma'am. Dapat makulong silang dalawa. O, doon na lang natin. Uulitin ko ha, hindi madali na magkaso ng ganito. Opo. Kailangan matibay ang ebidensya. Hanggat maaari, dapat meron talaga mga tao na tatayo at makapagpapatunay doon sa mga aligasyon. Opo. Ito, magagamit. Okay? Pero, ayun na nga. At sana, hindi maging tinatawag natin collateral damage ang mga bata, Shari. Kasi meron ka pang 10 years old. Opo. Tsaka ayaw na mag-aral si 19, 18, 17. Oh. Pero kinakausap ko yung babae, yung pangatlo. Papa, next year siguro papa-araling ko. Kaya naman sa pagka-car wash mo. Kaya naman, ma'am. Oo, malaki naman ang mga tips sa car wash eh. Oo, nagsisinungaling lang yan. Kasi hindi po, ma'am. Makakapagpungit ka nga noon. Hindi lagi ganun, ma'am. Araw-araw, hindi gano'n ang kinikita yan, ma'am. Anong gusto mo mangyari? 1,000 ang kikitain ko sa araw? Nagsusugal pa nga po yan, ma'am. Nagsusugal yan, nagsasabong. Ah, sige, magmensahe ka na lang. Anong mensahe mo, Maricon? Anong mensahe mo kay Alex? Anong gusto mo sabihin kay Alex? Ano bang gusto mo mangyari, Alex? Makulong kayong dalawa. Dahil hawak ko ang marriage contract. Oh. Makulong? Oo, iano ko to. Hindi ko iuhurong to. Isasabay ko yung kaso ng anak mo dahil hindi pa natapos yung kaso ng anak mo. Baka yung kaso ng anak niya dapat nating mapagtuunan. Pero ibang usapan yun sa ano sa labas, ha? Sige. O, pero ganun. Kayo ano po, ma'am, may mensahe po kayo, Ma'am Maricon, kay Sir Enrahil. Opo, ma'am. Alex. Sige Alex. Po. Kay Sir Alex. Sige po. Ano, Alex? Ano ba yung pakulong? May... Ano sinasabi mo, pakulong? Andito yung mga ebidensya ni. Ebidensya? Anong ebidensya niyan? Chat conversation lang naman yan? Wala naman niyang ano? Bakit ang tagal, matagal na yan, ha? Matagal? Di, wala na kami contact noon. Anong wala? Hawak mo yung account? Nagtatrabaho pa ako sa Pampanga? Andiyan pa ngayon... Rinigaruan ka pa nga ng relo, saka cellphone, galing din sa kanya lahat yan. Kung tagal na nga yun, nasaan na yun? Di na kami nagkocontact noon. Wala na kami contact noon. Kung wala kayong contact, dapat yan. Bakit tinatago yung mga kamag-anak ni Michael kapag tinatanong namin? Sinasabi nila na hindi namin alam. Isa pang tao gama. Sir, wag niyo na i-drag po yung tao gama, hindi, sir. Opo. Hindi ko nga alam yun. Kasi ano kasi yan sabi ng mga tao gama, kinausap ko na rin sila na bawal para yan. Ginawa niya. Winasak niya yung pamilya namin. Ganun na lang. Shari. Ano winasak? Hindi niya winasak ang ano natin rin, ang pamilya natin. Tayo mismo, ikaw mismo okay ang na lang. Natanong okay sa pamilya. Okay na, babay na. Huwag ka na ano, basta harapin mo na lang ako sa ano. Sige po. Siguro gano'n na lang din po para po doon sa mga bata, ipa-assess na po. Nasaan po mga bata ngayon? Ma'am, sa amin. Di ma'am, mag-assess na lang mismo? Po kami ng maayos doon, ma'am. Saan po mismo, sir? Sa Lucy Del Monte, Bulacan. Nasa iyo, ha? Kasi meron pa tayong mga minor de edad, yung 17 at saka 10 years old. Saka sigurado ko, interesado si Senator Idol Rafi doon sa pumanaw ninyong anak, ha? Baka yun, mas meron pa tayong patutunguhan doon. Kasi kung sa relasyon ninyo, gusto ko kayong pukpukin dalawa. Diyos ko.
Sige, pero baka ako ang makasuhan, baka ako matulpo, baka tinukuko silang dalawa. Hindi, pero ayun lang po, sinasabi po kasi ni attorney, parehas lang din po kayong mali. Pero dapat po pagtuunan nyo pa rin po ng pansin, sir, yung kung mga ano po yung ninyo. Plano po ninyo para sa mga bata. Pag-aralin natin itong mga ito, hindi pwedeng hindi mag-aral. Yun nga sinasabi ko, ma'am, dahil ano, ako na nga nakikipag-usap sa mga anak ko. And lalo. Ma'am, base dito parang nakita ko po na parang nag-send po kayo ng I think video or picture nyo po ata to. Kasi nagtanong po kayo, nung nagsabi po siya na mag-send nga daw po kayo, nagtanong po kayo kung okay na. Next time ma'am, kung ganito ma'am, huwag po kayong magsisend ha ng mga pictures or videos po ninyo na mga masasayalang bahagi ng inyong katawan ma'am. Saan, sino po yun ma'am? Wala po yun lang. Ma'am, opo, paalala lang naman po ito, ma'am, ha? Para next time po, wag po sana. Sa ano po, sir? Saan? Baka hindi ako naman yan. Baka iba naman yan. Oh, yan ang sinasabi. Kaya nga binigay ni anak mo, babae pa yun na nagbagay sa akin dahil may panalasakit sa akin yung anak mo. Na babae. Okay, pakita na lang natin ito, Shari, at sa appreciation ng abogado kung anong magiging anong kahihinat na nito. Pero yung anak mo kung gusto kung pumapayag ba yung mga anak mo papakulong mo ako? Hindi naman sila ipapayag yung mga anak mo na dahil ipakulong mo ako. Dahil kinakausap mo ng maayos. Kasi sabi ko naman, kayo ba nagarabyado? Ako ang nagano sa inyo. Hindi ko kayo iniiwan. Si mama mo walang kwenta yan dahil... Kaya nga, iniisip mo ba yung mga anak mo kung ipakulong mo ako? Ano mararamdaman ng mga anak mo na ipakulong mo yung nanay nila? Mas maganda nasa kulungan ka. Alam namin kung nasaan ka. Kasi kapag wala ka, hindi ka nakakulong. Hindi namin alam. Naman. Dahil binlock mo kami naman. Lahat. Ang galing po naman. Kapalang mukha mo gawin sa akin yan. Oo, sige. Dapat tumarap ka mismo dito kasi. Shari. Sige po. Pag-usapin na lang din po. Sir, ma'am, sige po, pag-usapin muna rin po namin kayo sa harap na po ng MSWDO po ng San Jose del Monte, Bulacan. Makapag-usap po kayo ng maayos at malaman din po natin kung ano po ang plano niyo po para po sa mga bata. Okay, sir? Opo. Okay. Salamat po, Ma'am Maricon and Sir Alex. Magandang hapon po. Magandang hapon po lahat. Malaman po natin sa pag-uusap na yun kung magkakaso po ba, mag-usap muna po kayo. Sana umayos muna sila para sa mga bata. Opo. At mag-aral sana mga bata. Salamat po. Magandang hapon po. At magbabalik po ang Wanted sa radyo pagkalipas naman po ng ilang paalala. At ang oras po natin ay 3:26 po ng hapon. At ang oras po ay atid sa atin ng Orofan. Kung bibili po kayo ng home appliances, Orofan po dapat ang nasa una nating listahan. Dahil yan po ay gawang Pinoy, mura na, matibay pa. Saan pa kayo mga ka-idol? Orofan na tayo, Orofan po ang laging itanong. And ang bahaging ito ay hatid din po sa atin ng Federal Tires. Kung bibili po kayo ng panggulong naman po para po sa mga negosyo o may mga mahabang biyahe, no? Sobrang ligtas po ang Federal Tires. Pwede po kayo mag-inquire mga kapatid sa 877-200-00. Magbabalik pong Wanted sa radyo. Oras natin 3:27 ng hapon. Pinarangalan ng PMAP bilang Radio Station of the Year, Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Sasagutin na ang inyong mga tanong ukol sa serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno, trabaho, negosyo at kalusugan. Itutulay ni Cheryl Cosing ang tulong na kailangan mo. Sagot kita! Sagot kita! Sa 92.3 Radyo 5, True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Simulcast sa Radyo 5 FB page. Bangon na bangon po ang husay ng anchor na nagbubukas ng ating mga umaga sa Radyo 5 True FM. Buong pagmamalaki po naming binabati ang ating early morning anchor ng programang Bangon Bayan with Mon na pinarangalan ng Gawad Pilipino Awards 2023. Si Mon Gualvez ang itinanghal bilang Outstanding TV Reporter of the Year. Sa dangal ng Bayan Category, ang tema ng parangal para sa taong ito ay Duyan Ka ng Magiting. True na true po na ang masipag at maagap na News 5 correspondent ay certified magiting na mamamahayag din. Congratulations, Mon Gualvez, kapatid!
ang reyna ng intriga. Siya pa rin ang may alam ng katotohanan sa likod, sulok, tabi, harap-harap ang anggulo ng kontrobersya. May maililihim ba kay Nanay Christy? Christy for Minute. Kasama si Romel Chica, Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon. Kapag busog sa pananghalian, mas busog sa tsikahan. Christy for Minute. Huwag pahuhuli sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Simulcast sa Radyo 5 FB page. Tutukan gabi-gabi ang malalimang pagsisiyasat ng mga napapanahong balita. Hihimayin ang iba't ibang anggulo para sa mas malawak na diskusyon at impormasyon. Samahan sina Edling Gao at Mian Los Baños mula sa Frontline tonight, Lunes hanggang Biyernes, 10:35 PM sa TV5. Good morning mga kapatid! Mapapanood na ang Bangon Bayan with Mon sa 1PH. Kung mainit ang kape, mas mainit ang balita. Narito na ang mga pampagising na balita. Mas mainit ang talakayan. Bangon Bayan with Mon. Kasama si Mon Gualvez. Kaya ang ating pampaisip para sa araw na ito, agad-agad na no mga kapatid. Ano ang masasabi nyo dyan sa taas presyo sa petrolyo? Bawat bangon, bagong pagkakataon. Bangon Bayan with Mon. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Kitang-kita na sa 1PH. Rinig na rinig pa sa Radyo 5 True FM. Mainit-init pa, malinaw na malinaw. Dahil sa inyong pakikinig, ang Radyo 5 True FM na po ang number one news, public service and entertainment radio station sa Mega Manila. Araw-araw niyo po kaming sinasamahan. Mapabalita, drama, kwentuhan, tugtugan. Ang saya-saya, diba? Mula po sa aming lahat sa Radyo 5 True FM. Isang super sincere na thank you. Saan pa kayo? Tayo sa totoo. Dahil hindi kasya ang isang oras, ang Power and Play, dalawang oras na. Alamin ang mga maiinit na balita sa mundo ng palakasan. Power and Play! Kasama niyo ako, Noli Iyala, tuwing Sabado mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga sa Radyo 5, 92.3 True FM. Dito tayo sa totoo. Season 2 na ang Wow Mali, Doble Tama. Pranks na parang totoo, itotodo pa. Ang mga prank stars kakasa pa rin sa malupit na panggugood time. At tuloy-tuloy pa rin ang paghahanap ng mga kwento na tatamaan ang ating mga puso. Jose Manalo at Wally Bayola sa Wow Mali, Doble Tama. Tuwing Sabado, 6:15 PM. Tutok na sa TV5. Orinsyang Idol. Walang humpay sa pagtulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, pilahan, hingahan, iyakan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Idol. Senator Raffy Tulfo sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Emoji Nation Season 3, hosted by Maha Salvador. Emoji Nation, more fun than you can imagine. Sundays, 4:30 PM. Tutok na sa TV5. Broadcasting from the Radyo 5 Studios in Reliance Street, Mandaluyong City. 25,000 watts of Senator Raffy Tulfo sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. 3:33 po ng hapon at nagbabalik pong Wanted sa radyo. Attorney? Yes, oo. Shari, nakikiramay po kami sa pamilyang naiwan ni Ma'am Noemi Fajardo Dasalia. Pumanaw po si Ma'am Noemi last a couple of days ago. At ang mga labi niya ay nasa Kabanatuan na. So si Noemi dating nagtatrabaho sa National Power Corporation. Kasamahan ko sa industriya. Yun po. Condolence po. Ayan. Okay. Ito po, Atty. Si Atty.
uunahan ko na po kayo. Umiinit ang ulo po ninyo. Nakikita ko eh. Umiinit ang ulo ko sa nababasa ko. Mamaya na po. Losartan, Losartan. Losartan po. Mm-hmm. Si Ma'am Liera Luna Flores, na isang sales lady po at nilareklamo yung kanyang dating nakarelasyon dahil po sa pagpapakalat po nito ng malalaswang larawan and video. Hindi raw po kasi matanggap ng ex niya na si SG Norman Belaro na hiwalay na sila. Antay niyo. Relax lang ako. Lyra? Lyra po. Lyra. Okay. Gano'n kayo katagal na nagkaroon ng relasyon nitong... 1 year po. 1 year. Opo. Okay. Sana naman walang asawa itong si Norman kasi medyo may edad na siya. Ano po, nung mga ilang buwan na po kami, saka lang po niya sinabi sa akin na may asawa po siya. Hiwalay? Pero sabi, hiwalay po siya. May mga anak? Opo, tatlo po. Sabi, may obligasyon pa rin, di ba? Opo. Okay. Bakit naman meron tayong mga larawan na ganyan at mga video? Di ba si Senator palaging sinasabi at pinapaalalahanan ito sa atin na, alam mo, bugso ng damdamin, yung ganyan. Eh, napaka, unang-una napakaselan, no? Pero ganun pa man, paano mo na sigurado na siya ang nagpakalat? Siya lang po yung may hawak ng video, sa mga video namin tsaka mga picture. Okay. At saan ito kumalat? Ano po, una po, ano po, may ginamit po siyang daming account. Mm. Unang-una pong ginawa niya, nag-comment po siya ng, sa FB account ng SM. Mm. Na sinabi niya doon na... Sa pinagtatrabahuan mo? Opo, ma'am. Sige, wag na natin nag-comment po siya doon sa, ano, sa FB account ng SM. Mm. Na sinabi niya doon na wag daw bumili doon sa brand namin. Mm-mm. Sa pinapasukan ko po. Tapos, pinost niya doon? Hindi po, ma'am. Tapos yung, ano po, nung November 7, nag-send po siya ng video sa akin ng mga sex video po. Mm. Alam mo ba na meron itong mga video na ito or binidyohan niya kayo na hindi mo nalalaman? Alam ko po na may, ano po, may mali po ako sa part na yun. Kasi pumayag po ako ng magpa-video. Kasi nagtiwala po ako sa kanya. Pero hindi ko po alam na... Matagal mo na ba siyang kilala? Bago naging kayo? Ano ma'am, dati ko po kasi sa katrabaho. Sige. So, hindi ko naman po alam na hahantong po sa ganun. Okay. Nung simula po nakipag-iwalay po ako sa kanya. Okay. Tinatawagan natin ha. So isang taon kayo, kailan kayo nagkaroon ng relasyon? Anong taon ito nangyari? 2022 po. 2022? Opo. O kaba... kawawala lang ng pandemic nito. Tapos naghiwalay kayo last year. Opo, last year po, October. Anong buwan? October. Opo. Kailan kumalat ang mga... November po, ma'am. November 7. Okay. Ito ba ay nailapit mo na sa NBI? Ano, ma'am? Sa police po. Then, PNP. Sumunod, nagpa-blotter po ako sa lugar namin. Tapos, nagpa-blotter din po ako sa... Okay. Kailan mo siya huling nakausap? Nakausap ko po sa nung last na nakipag-iwalay po ako sa kanya. Kailan yun? October pa? Opo, October. So, nitong nung kumalat na yung mga ano, hindi na kayo nagkausap? Hindi na po, ma'am. Okay, nasa line 2 natin ngayon. Ang inireklamo mo, Norman Belaro. Yes po, ma'am. Wait lang, wait lang po. Naka-broadcast ba to? Pati yes. Dito po, nakausap po, ma'am ako eh. Opo, kausap na po kayo ni Atty. Ina. Live opo. Tayo ngayon, Norman. Live tayo, si Attorney Ina magpali ito sa Wanted sa Radyo, kasama ko si Shari Roman. Baka yes nga po, mag-phone patch pati si Senator Idol mamayang konti. Nakamonitor po siya. Oo, nandito siya eh. Yes po, so, yes po. Ma'am, wait lang po. Naka-duty po kasi ako. Duty ka? Opo. Opo, saglitan na lang natin, Sir Norman, ano po ba ang katotohanan po doon sa video? Na sinasabing scandal daw po ni Ma'am Lyra. At kayo lang daw po ang may access po doon. Ma'am, yung cellphone ko po, huling uusap po namin, ma'am. Sabi ko po sa kanya, yung cellphone ko po, ma'am, nawala. So wala na po akong ano sa kanya. Pinaliwanag ko na po sa kanya lahat yun, ma'am. Kahit po sa asawa ko, meron po nun lumalabas. Pinaliwanag ko na rin po sa asawa ko. Pinaliwanag ko po sa kanya nung huling pag-uusap namin. Kasi po, ako po lagi binabalikan niya. So may asawa ka, Norman? Yes po, ma'am. Hindi kayo hiwalay? Hiwalay po kami. Tapos ngayon, naging okay na po kami, ma'am. Tapos may sex video ka rin sa asawa mo?
Wala po kong sex video ng asawa ko, ma'am. Yung may kumakalat po sa akin din po, may kumakalat din. So ngayon, ginagawa ko po ng parang kinokontak ko po ng kinokontak. Norma, nananahimik na kasi ako by, nung araw ng October. Bakit? Kaya nga, bakit ba kailangan ko ipakalat yung video? Diba sabi ko, di mo ba alam na naaapektuhan yung trabaho ko? Pantay-tahimik ko na rin. Huwag mo i-deny kasi ikaw lang may hawak ng video natin. Di ba sabi ko nga sa'yo, wala na yung cellphone ko, nawala. Ang tagal ko nang pinapaliwanag sa'yo. Nawala ang cellphone mo? Ni-report mo ba, Norman, na nawala ang cellphone mo? Hindi po, ma'am. Wala po, ma'am, ako. Kasi, ma'am, totally na, wala po, ma'am, talaga yung cellphone ko. Hindi naman natin pwedeng bintang... Hindi naman natin pwede pagbintangan yung nakapulot nun. Bakit kailangan pa niya paaksaya ng panahon yung nakapulot na yon? Kaya nga. Huwag mo na i-deny. Anong gagawin ko? Alam mo, buwan-buwan. Nagsisend ang video. Nag-uusap na tayo, diba? Hanggang kailan ba? Titigil. Kaya nga, nag-uusap na tayo. Nag-uusap na tayo. Oo, ano nag-uusap na tayo. Ako? Pero yung ano, yung sex video na yun. Tumahimik na ako. Sinisend sa supervisor mo, Lera? Alam mo ba, ang huling nagsisend sa supervisor ko pa? Alam mo ba yung trabaho ko nung apektuhan doon? Paano na lang, paano nakuha ng supervisor mo? Kung... Okay, ganito na lang, ganito na lang. I-trace mo, iti-trace ko kung sino yun. Ah, hindi sir. Wag po kayo mag-alala sir. May tumutulong naman po. Nasa kabilang linya natin si Police Lieutenant J.R. Randisa. Nasa line 1. Opo, ang OIC po ng Anti-Cybercrime Response Team, Provincial Office po ng Rizal PNP. Attorney Aina, nasa linya na po natin. Magandang hapon, Lieutenant J.R. Randisa. Good afternoon po. Live po tayo ngayon sa Wanted sa Radyo at kung na-brief po kayo nung ating mga staff, no, tungkol po ito sa kumakalat na mga sex video at mga malalaswa o masaselan na mga litrato ng complainant natin. At ito ay idinulog na nila sa inyo. Ano po ba ang pag-trace natin ito? As of now, ma'am, regarding sa tracing sa Facebook, ma'am, ang makakapagbigay lang po ng details nga, ng mga details ng ginamit. Halimbawa, katulad po na, ang pagkakaintindi ko po is dummy account po yung ginamit na pang-chat dito kay ma'am. Yes, ang pang-upload. Natin, yes, oo. So, yung mga details po na, regarding sa cellphone number na ginamit pang-register is si Facebook lang po ang ang mga hawak ng details po nan, ma'am. Okay, so mayroon po tayong data privacy act, ma'am. Okay, so in short, sir, kailangan nyo rin po ng cooperation po ng Meta. Yes, ma'am. Okay, sige po. So tutulong po, tayo dyan, Shari, ano? Apo. Si Meta po, ma'am, na medyo madami po kasi ang complaint sa Facebook. So medyo natatagal lang po sila sa pag-report ng ganyang investigation, ma'am. Sige po, kasi since may crime naman po na nangyari, lagi na rin po natin itong naririnig sa CIDG, no, na may crime po na nangyari, maibibigay naman po natin yung request po na yun sa Meta at mabilis naman po umaksyon ng Meta kapag meron pong crime na involved po dito, attorney. Yes. Opo. Yes, ma'am, may ano po sila, may pinag-session lang po tayo sa Meta pagka ganyang lalo na pornography. Nasagot naman po sila, ma'am. Masyado lang matami talaga, kaya minsan nadedelay yung sagot nila, ma'am. Ito naman, Norman, hindi naman ako, yun bang telepono mo ay pwedeng i-access ng kahit sino? Diba normally meron tayong code dyan? May password, yung ganyan, bago mabuksan ang cellphone? Saka po yung isa kong number, totally nawala na po talaga. Tama po yung isa kong cellphone. Okay, pero hindi mo rin ni-report, diba? Hindi ko na po, ma'am. Hindi ko na po maminabal. Ito ngayon, Shari, ang mangyayari nito is really ibibigay natin sa mga authorities base sa complaint mo. Sige po, ma'am, tutulong din po ako. Kung maalo po, kung pwede lang po sana, kung sakali, pwede naman po ako humarap sa inyo. Pwede po, ma'am, maharap po ako. Hindi na lang po ang magagawa. Tutulong ko rin sa kanya. At saka, Norman, alam mo na na... Yes po. May mga masisela na laman yung... Kaya nga po. Opo. Ano mo, dapat... Dapat kasi nauna pa lang, binura mo na yan. Yun din. Diba? Well, unang-una, dapat hindi nangyari. Exactly. Dapat hindi nagkaroon ng pa-video. Exactly. Or palitrato. Ayan o, ang ganda mo, Lyra. May sinasabi rin naman ang itsura nitong si Norman. Oh.
Kaya nga po, ma'am. So, ganito na lang po, ma'am. Makikipagtulungan na rin po, ma'am, ako. Na makikipagtulungan na rin po ako sa inyo. Hali naman po. E di, kung ano, sino po mga gano'y, eh, ipetalis ko na rin po, ma'am. Ako na rin, tutulungan na rin po ako. Kasi ayaw ko rin po, ma'am, kasi kahit papaano, may pinagsamahan din po, ma'am, kami niyan. Kakayaman sa ano, dahil sa pag-iulay namin. Ayoko po, ma'am, na ako po yung sinisisi. Kasi alam ko, ikaw lang kasi may ka- usap namin po, ma'am. Kasi normal kasi alam ko, ikaw lang may copy ng video na yun. Di ba, sinend ko rin naman sa iyan. Di ba, meron din naman ikaw. Kahit pag-iwalay lang ako, kung ano ng video ang sinesend dito. Di pa tayo nag-iwalay. May mga ganyan ang umaano sa iyo. Tapos lagi ako binabalik mo. Lagi mo ako binabaliktad. Bakit hindi kita binabaliktad? Kasi ikaw lang may copy niyan. Oo nga. Hindi nga, ganito nga. Hindi pa tayo iwalay. May mga video ng ganyan. Basta kung nawala yung cellphone ko. Sa video ba na ito, klarong-klaro rin si Norman? Ako lang po yung pinapakita dun. Oh my God. Hindi po, ma'am. Hindi ko alam, Shari, kung paano ko babalik ako ma'am, ulit. Ma'am, excuse lang po, ma'am, kasi naka-duty po, ma'am, ako. Pwede po bang, mga alas 5 po kayo, pwede ba tumawag? Hindi na, sir, Norman. Opo. Wala na, ano na, sa anti-cybercrime division po, na tayo mag, ano. Ako, gusto ko rin pong humarap para kung sakali meron pa mga ano. At saka, i-report din natin ito sa security agency mo, Norman. Hindi po ako, under ano po, ma'am, ako, company po, ma'am, ako, hindi po ako, ano. O, di sa, ako sa kumpanya, i-report natin ito. Eh, sige po, wala pong, ano, wala problema po. Po. Salamat po. Nakakatuwa lang nakakatawa yung ano yung sinabi niyang yung pati sa supervisor yung nakakuha ng cellphone mo. Alam kung sino ang supervisor mo. Mm-hmm. 'Di ba? Na pinagsisendan pa ng mga video. Ng mga video. Nakaka ano very telling. Very telling. Pero ma'am, lagi po naming sinasabi dito, madam, yes. Paalala po, ang tagal-tagal-tagal na pong sinasabi ni Idol Rafi yan, madam, kung avid fan po talaga kayo ng Wanted sa radyo, na sana po matutupo tayong respetuhin din po ang ating sarili, na huwag pong pumayag sa any videos or pictures ng tayo po ay na nakikipagtalik, di po ba? Kasi kahit sabi nga masiselan. Po, kahit nga po asawa niyo na po yan, ma'am, sabi nga po ni Idol Rafi, once may nangyari, pwedeng i- Yung asawa ko po, sir, yung unang asawa ko po. Yung may tatay, kasal po kayo? Kasal ka ba? Po. Ah. Yung tatay po ng anak ko, sinedan din po yun ng malalasod. Sinendan din? Opo. Pinadalhan din? Opo. Ay, may kakilala. Mm-mm. Alam. Anyway, Alam yung mga uli na, close po kung sa sino, kung kanino dapat ipadala na magkakaroon ng impact. Okay? Opo. Matitrace naman yan. Opo. Sige po. Ma'am, yun na lang din po ha. Hihingi na muna po tayo ng tulong kay Lieutenant Rendiza, yung anti-cybercrime po natin sa Rizal. Opo. Para po magkaroon na po, umpisahan na po natin yung investigation. Opo. Pero ma'am, yun po ha. Lagi po naming paalala yun dito sa show. Thank you. Opo. Pag nandito si Idol Rafi, ma-sermonan din kayo, ma'am. Mas matindi ang sermon ni Senator yes, Idol po. Rafi. Okay. Huwag po kayong pumayag, ma'am. Opo. Okay. Sige po. Salamat po. Magandang hapon. Opo, ma'am. Magandang hapon. Okay. And, news. Okay. Tama. Sabi nga po sa comment section natin, sa mga kababaihan po natin, yung paalala po ni Idol Rafi, matutupo tayong respetuhin nga daw po ang ating sarili na huwag pong pumayag for any videos or pictures. Pwede namang may damit eh. Maganda pa rin naman tingnan. Diba? Ikaw? Parang wag na, attorney. Umay talaga. Maganda pa rin hindi palaga pwede. Ano daw? Dati, may pa. Uy! Oy, hindi ko babasahin yun. Hindi na. Oo, pero ayun mga kapatid, and again, ano, yung paalala lang din po namin. Odette, ha? Ewan ka. Opo. Yung paalala lang din po namin, ano, yung mga naglilipa na po ng mga fake page po ng Rafi Tulfo in Action. Dahil nga po, marami pa rin pong nabibiktima. Nakikita ko nga po, may mga ilan pong nag-upload, re-upload po ng mga videos po ng Rafi Tulfo. Hindi lang sa kay Senator ha, may na-monitor ako, nagpapanggap na Attorney Garrett at tawagan daw siya o i-message siya. Yes po. Na-screenshot ko na, padala ko sa'yo, kahapon ko lang, kanina ko nakita nag-comment sa ating legitimate na page. Ha? Yes po, mga kapatid. So ingat po tayo dahil wala naman po kaming paraffle, paska, pautang. Sa katunayan nga po si Idol Rafi,
pa po ang namamahagi po ng kulong po dito sa show. Ayan. Namigay na nga tayo ng laptop eh. Opo, para tama po. Ano eh. Opo. So, mag-ingat lang din po tayo, mga kapatid. And again, meron tayong paalala lang din. Sana yun, Ranette, yung sa Robust. Yung ginawang picture at sinama yung picture ni Idol Raffy Tulfo doon sa kanyang post. So, wala pong katotohanan yan, mga kapatid. Yan pong Trendy Oil PH. Ginagamit po yung pictures po ni Idol Raffy. And meron ang lang... Ang gwapo naman kasi ni Sir eh. Kaya... Yes! Opo. Gandang ilagay sa mga... ano eh. Ayan po sa mga page po, Facebook page. And meron lang din po tayong good news. Yung pinanawagan po natin last time, tama ba, Angie? Pakibigay yung details. Nahanap na po. Yan ang mga magaganda na. Nahanap mga, na po, opo, ano, attorney. Nanawagan tayo para sa nawawalang... Yung kung naalala niyo po si Nanay Encarnacion de Ocampo po na huli pong nakita sa may barangay San Agustin, Malabon City, ayan, nahanap na po. No? Nahanap na po siya nung... Isang araw ba? Hindi. Okay, sige, balitaan natin. Balitaan po namin kayo para sa karagdagang impormasyon. Pero yun lamang po, masaya po kami at nahanap na po ng pamilya si Nanay Encarnacion de Ocampo. Okay, at magbabalik po ang wanted sa kinabukasan din after daw pong ma-broadcast. Kunwari, nahanap today. Din po. Kinabukasan, nahanap na din po. So ayun mga kapatid, at news break muna po tayo at magbabalik po ang wanted sa radyo. Wala nang news break. Wala nang news break. Okay. Pwede tayo mag-news break sarili natin. Ano ang bagong balita ngayon, Ari Roman? Tungkol sa'yo? Wala. Wala. Wala po, attorney. Pero ayan, mga kapatid, maraming salamat din po sa walang sawang pagmamahal at pagsuporta na binibigay niyo po kay Senator Raffy Tulfo. Mm-hmm. Sa mga nais pong magsumbong o magreklamo, maaari po kayong pumunta sa aming tanggapan. Dito po sa TV5 Media Center, Reliance Corner, Sheridan Street, Mandaluyong City. Yung mga kababayan din po natin na nasa malalayong lugar, maaari naman po kayo magpadala kahit isang representative lang po. Basta dala po ang vaccination cards po at mga documents po, evidence na pwede niyo pong maipakita sa aming mga staff. And also ha, yung aming referral letter, mga kapatid, marami pong napupuntahan niyan. Una sa lahat, meron ako nga nung pumunta ako ng Zambales, may isang isla doon na nagkaroon ng ilaw, no? Dahil lang po binigyan po natin sila ng referral letter, in-address po natin yung concern po nila doon at dahil po sa referral letter po ng Wanted sa Radyo ay nagkaroon po sila ng maganda at stable na ilaw doon sa area po na yon. So, again mga kapatid, dito po, meron po kaming mga referral letter, tinatawagan din po namin yung mga nirereklamo, no? So, ayun po yung process po dito sa TV5. And also, please, mga kapatid, yung ACIS OFW hotline po natin, pwede po kayong tumawag, nandyan po sa inyong mga screen, mga kapatid, yung 02-8293-9209 and 0917-899-5000. At syempre, wag niyo po rin pong kakalimutan na i-follow or i-like po ang official Facebook page po ng ating napakagandang Congresswoman Jocelyn Tulfo, naka-white Filipiniana po si Kong Jocelyn dyan, mga kapatid. So please po, i-follow and i-like niyo na po ang Facebook page po ni Kong Jocelyn. Yes, tama po. Please lang po ha, mga kapatid, sarado po ang aming tanggapan ng Sabado at Linggo. At yung sinasabi po namin, yung doon lang po kayo makikipag-usap sa mga staff po namin na naka-Raffy Tulfo in action. Dahil meron din po kaming napag-alaman, may mga nagpapanggap po na staff dyan sa labas, namimigay ng sineserox po yung aming complaint sheet. And then sila po yung mag-i-interview, nagpapanggap na staff. Yung mga staff po ng Raffy Tulfo in action ay naka-uniform po. Mm-hmm. Okay, naka-uniform po sila. T-shirt, jacket, yes. Basta very distinct ang yes po. Suot nila. Meron din po yung aming pag-i-interview ay ginaganap lang po sa baba sa action center po namin. Konting pasensya lang din po mga kapatid dahil sa dami na rin po nang pumupunta sa aming tanggapan. And again, yung aming mga referral letter ay may pinatutunguhan po yan. Tinatawagan po namin yung mga nirereklamo, tinatawagan po namin yung mga referral letter kung saan po sila ina-address. And again, wag po kayo magpapaniwala sa mga nag-i-interview po dyan sa labas, nagpapanggap po na staff ni Senator Raffy Tulfo. Again, naka-uniform po.
yung mga staff ni Senator Raffy. Okay. And mga kapatid, yun lamang po. And of course, yung Raffy Tulfo in Action YouTube channel ni Idol Raffy Tulfo and yung official Facebook page po na Raffy Tulfo in Action na meron pong 21 million followers. Ay, meron tayong ano mamaya. Tapos sa YouTube is 27 million. Tama ba ako? 27 million at Winnie. Okay. Uy, mayroon tayong topic, ano? Yung ganan niyo po bang konsentidora sa panlalalaki, pambababae ng asawa mo? Yan po yung ating topic mamaya sa bar na gulat. May ganan. Wala akong ganan na eh. Ako wala pa pong ganan. 27.2 million pala. Followers. Subscribers. Sorry. Yes. Subscribers. Okay. So sa mga nakaka-relate po sa mga usapin po na yung kung yung biyanan po ninyo, o yung tawag po, tama po na biyanan? Biyanan. Mother-in-law. Na kinukonsinti po ang pambababae o panlalalaki ng inyong Mr. or Mrs. Up next na po yan sa Bardagulan Serie. Also, please mag-join po kayo sa Bardagulan Serie official page. Okay? Mag-join na po kayo dyan. Pwede po kayo maglabas ng sama ng loob po ninyo. Huwag lang po reklamo. Okay? Sa Wanted sa Radyo po yun. Huwag rin silang uutangan. Yes. Huwag rin po kami uutangan. Okay. And, ayun. Maraming salamat po mga kapatid sa mga sumubaybay po ng Wanted sa Radyo. And happy weekend. Happy weekend po sa ating lahat. And thank you very much. Mag-ingat po kayo palagi mga kapatid. Ako po si Shari Roman. Magandang hapon po. Ako po si Attorney Ina Magpale at dahil malapit na ang sinulog. Kasi sinulog ngayong weekend. Yes. Third Sunday yan of January ang sinulog. So para sa mga taga Cebu, kini si Attorney Ina Magpale, gugma ug kahayag mga ka-idol. And welcome po sa Bardagulan Serie. Ako po, si Shari Roman. Magandang hapon po. At ako naman si Maricel Tulfo Tungol. At syempre, ang programa pong ito, kahit 2024 na, ay hatid sa atin ng Seikatsu Incorporated. Ang Seikatsu, mga kapatid, yan po nasa screen po ninyo. 0905-237-1702 and 0917-155-8828. Yan nga po ang laging sinasabi ni Idol Raffy na very effective, mabisa na pampatulog sa ating lahat. Ang good night. Very safe pong inumin yan, ang good night, kung nahihirapan po kayong matulog sa gabi. Maraming iniisip, nasa-stress. Ayan, good night po na highly recommended po ni Senator Raffy Tulfo. And
kung nasa-stress kayo at dahil nga po, ayan na, nagsasag ng inyong mga skin, nagkaka-pimple marks na kayo, may stretch marks, ang OxyWhite na po ang bahala dyan, na highly recommended naman po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. And yung ating Profiber and yung Gutrite na na makakatulong po sa ating digestive system. Alam mo yung nababahing ako tapos napigilan. Oo, ikaw yan. Charing. Bitin eh. Bitin eh. Uy, very interesting yung ating topic for today's video. Oo, kasi actually, pang-wanted sa radyo to eh. Oo, pero hindi. Dahil matabang tayo, hihimay-himayin natin at mapabahing na siya anytime soon. Gusto ko nang bumahing, ayaw lumabas eh. Ito yung mga kapatid, ang ating pag-uusapan, hindi po ito wanted sa radyo ha, pero biyanan mong konsentidor sa panlalalaki o pambababae ng asawa mo. So, for the wanted sa radyo. True. Ito yung sinasabi nila na bonjing sa lalaki, bonjing para sa mga lalaki, tapos yung mga misis. Hindi, typical naman ito pag sa babae. Lalo na kapag, ano yung daddy's girl? Pag daddy's girl. Kasi mama's boy, daddy's girl. Kasi usually, syempre, alam mo kasi yun yung kakampi sa'yo. So parang, diba? Malakas ang loob mo. Pero ekis. Oo naman. Hindi naman okay lang maging mama's boy, pero kasi may certain level. Tsaka daddy's girl, may certain level kasi na lalo na pag may asawa ka na, na parang, syempre, bibuild ka ng own family mo, technically may asawa ka na, may anak kayo, syempre, mommy ka na, diba? Parang adult ka na. So, pwede pa rin naman maging mama's boy or daddy's girl, pero hindi na yung konting... Kunyari, nag-away kayo, tapos petty lang. Like, maliit na away. Yung typical na away yun nung mag-jowa, yung magsusumbong ka. Tapos sisiraan mo yung partner mo. Tapos maya-maya, okay na kayo. Tapos sasabihin mo sa daddy or mommy mo, ay, joke lang pala yun. Okay na pala kami. Siyempre, anong tingin ng mga magulang mo dun sa partner mo? Hindi na nga yun eh. Yung tingin ng magulang mo sa partner mo at the same time, mas may insecure lalo yung partner mo na paano kayo tatagal? Diba? I mean, independently. Kasi at some point, mawawala yung parents natin, pare-parehas. Tayo rin naman, mawawala sa world na to. Pero, paano? Parang, diba? Paano? So, pag nawala sila, paano tayo? Parang ganun. Walang stability. So, dapat once na... Kaya nga, diba, sinasabi natin lagi sa show, here, tsaka sa Wanted sa radyo na, pag magpapakasal kayo, hindi nga siya laro-laro lang, diba? Parang once you decide na mag-propose or even mag-yes dun sa will you marry me, dapat i-make sure mo na ready ka na mag-detach sa family mo. Hindi naman totally lumayo, pero mag-detach. Kasi... magbibuild ka na ng own life mo, technically. Oo. Kasi yung pinaka-life mo with your family is when the time was may boyfriend or girlfriend ka pa lang. So, hanggang dun. Once na mag-yes ka or mag-decide ka na mag-propose at ikinasal ka, dapat ready kang ma-detach. Oo. Once in a while, di ba, pwede mong bisitahin yung mga biyanan mo. Tama. And yung magulang mo. Pero, hindi na yun kasi dapat yung priority mo. Mm-hmm. Dapat yung asawa mo na. Unless, case-to-case basis, ikaw yung breadwinner talaga. Like, kunyari, ikaw. Oo. When the time comes, mag-asawa ka, I'm pretty sure, di ba, priority mo yung asawa mo, but then, parang almost same sila. Not like, ako kasi... Tsaka dapat tanggap din ang asawa mo na hindi pa ako willing kasi meron akong pamilya. Diba? And then, napag-uusapan naman yan in the works na kasi syempre when the time comes din na magkaanak ka with your partner, syempre iba kasi yung level of responsibility na sarili mo ng anak versus mga kapatid mo lang. Oo. Parang ako right now, I still see my parents and Garrett sees his parents
Wow, kala mo hindi magkakasama sa work lahat. Ang pinaka-top reason kung bakit nila kinukonsinti yung mga Mr. at Mrs. or yung mga anak nila sa pambababae or panlalalaki dahil ayaw nila sa mga partner ng asawa nila. Oh, one reason at the same. Nako, mas okay tong ano yung girlfriend ng asawa but at the ko same or time, boyfriend ng may asawa ibang, ko. Ang ibang reason kasi is baka naman hindi rin okay makitungo yung partner sa magulang. Mm. Pwede rin ganon. Or literal mama's boy or daddy's girl kung anong sabihin ng tatay or ng nanay. Ito gawin mo, ito gawin mo. So hindi niya nagagampanan yung role niya as ilaw ng tahanan tsaka ano yung paglalaki? Haligi. Haligi ng tahanan na dapat, yun nga, again, priority mo na yung asawa mo kapag nag-asawa ka na, pangalawa na lang yung parents mo. Ang nangyayari kasi sa iba, hindi, kung ano yung, kumbaga, bago ikasal, kung ano yung kinasanayan, yun ang susundin hanggang magkaanak, hanggang magkaapo. Oo. Nagiging yung hierarchy, hindi na iiba. Na dapat nag-iiba yun once na magpakasal kayo. Diba? Wait lang ah. Kuya Gami, Karen na lang siguro. Wag na natin siya lagyan ng last name. Baka kasi makinta. Uy, pero ito. Tignan natin kasi baka may mga iba rin kwento. Yes. Ang ating mga viewers. May mga hidden kineso. Yes. Si Ma'am Karen. Hi, Ma'am Karen. Hello. Ay, nag-video call pala si Ma'am Karen. So, Ma'am Karen, hi, ma'am. Oo, na-interview ka na natin, di ba? Ay, na-interview ka na namin. Sa Kuwait, yun yung may marami kayong magkakasama dyan, di ba? Opo, opo, ma'am. Oh. Magkaibang bahay, ma'am, pero same lang ng anak ng maamo ko. Okay. Yung mga katulong din na Pinay. Oh. So, Ate Karen, ano yes, naman ang kwento mo? Ba't parang hugot na hugot ka naman sa comment section about dito? Yung biyanan mong konsentidor sa pambababae ng iyong partner. Bakit naman parang hugot na hugot ka? Kasi po, ma'am, naranasan ko kasi yan nung kami pa nung ex ko. Tapos, pitong beses na po kasi siyang nagloko, ma'am. Tapos, walang sinabi yung mga sides ng family ng ex ko. Ako lang talaga yung nakadiscover, matagal na pala niyang ginagawa yun. Ooh. Ayun. Wala man lang. Paano mo nalaman na nang bababae? Una po kasi ma'am, OFW yun siya. Okay. OFW din siya. Tapos, nalaman kong nagloko kasi hindi naman kasi laging nagbibideo call ganun. Tapos wala ng oras. Tapos, yun, nalaman ko na lang nung pag-uwi ng Pinas, may kachat na rin pala siya doon pa sa Saudi. Tapos, taga dito din sa amin, sa bayan namin. Pero, ma'am, yung asawa mo, kasal kayo? Kasal po kami, ma'am. 14 years bago naghiwalay. Dahil sa third party. Opo. Gusto mo pakulam natin. May package kasi ngayon. Buy one, take one. Anak na sila ngayon. Buy one, take one. ang tatapang pa ng mga kabit ngayon sa panangaaway sa legal. Totoo yan, ate. Actually. Sa araw-araw naming pag-i-interview, ma'am, sa mga kabit, sa wanted, sa radyo. Usually reklamo, no? Oo, pero kasi yung iba kasi hindi na namin na-e-ere. Tinatawagan na lang namin. Yung every time na tinatawagan namin yung mga babae, parang, ay, grabe. Kulang na lang murahin talaga yung legit. Actually, yung iba nga dun, minumura yung legit eh. Totoo yun. Grabe, sobrang tapang talaga nila na parang may utang na loob talaga yung mga legit sa kanila. Pero, syempre, kinukuha lang naman namin yung panig nila. And yung iba naman talaga, aminado, sasabihin na, magkita-kita na lang sa korte. Maangas pa. Ganon. Oo, ma'am. Pero sa kasi ang lalakas ng loob ng mga third party kasi kinakampihan ng mga in-law. Iyon na nga. Iyon. Pero ma'am, yung third party may pera, ay ganon. Eh, siya pera yung legal, as in. Ano yung reason ng in-laws mo kung bakit ayaw or kung bakit kinukonsente nila yung mister mo? Nila, kasi ma'am, una, yung lagi talaga nilang reklamo, sumula pa man noon, nung una kami nagsama ng ex ko,
Lagi nang reklamo, pangit daw ang ugali ng asawa, ganun. Eh, talaga naman magiging negra yung ugali talaga ng asawa, lalo na yung asawa, pasaway. Talaga naman ganun. Wala naman siguro ang asawa na hindi magagalit kung uuwi ka ng asawa mo madaling araw na, ganun. Ay, ayun, nagagalit siya. Yun na naman ang nireklamo ng miyanan ko, yung mga in-laws ko, ugali daw kasi daw maldita, ganun. Ah, so parang tinitira siya. Parang yung sinabi mo kanina. Oo, it's either ganun lang naman eh. Sa ugali. Alos, kukunti lang naman yung reasons. Yun na, ngayon nga daw, ugali. Tapos, kaya nga, kasi wala naman po akong trabaho dati. Housewife lang po talaga. So parang ako, minamata-mata siya. Minamaliit ka. Kasi abroad yung yung anak nila yung nagahanap buhay. Kaya ganun. Yun yung nangyari talaga, ma'am. Kaya, ayun. Pero nagpapasalamat na lang din naman ako dahil sa mga pang naririnig ko sa kanila ng mga bystand, at least natuto akong tumayo sa sarili kong paa ngayon. Nakapag-abroad ako. Hindi ba? At least. Nakapag-abroad siya. Talagang sinikap niya. As in, ako lang yung nagsusuporta sa tatlo kong anak. O di bongga ka doon. Gusto mo ba palitan mo na yung presidente? Charot lang. Pinapatawa lang kita. Kaya, nalaman nila talaga, ma'am, na mag-guest ako dito. Natakot sila. Akala nila ipapakunong ko na sila. Yan, tatapang pa naman nila. Why not? Pwede natin subukan. Gusto mo ate, lipat kita doon sa kabilang studio. Alam mo, may reklamo nga ako dyan sa inyo, hindi nyo naman nabasa. Eh kasi ate, oo, dapat kasi pupunta talaga sa studio. Kaya sabi ko, saan na lang pag-uwi ko. Kasi pero yung mga anak mo na susustentohan naman, ate Karen? Ako po. Kinuha ko po yung dalawang anak ko. Kasi nung umuwi po ako ng Pinas, nagkagulo po kasi doon dahil lang din sa pera, ganun. Tapos, ni-rescue ko yung dalawang anak ko. Yung dalawang anak na minor. Nasa poder ko na po. Yung panganay ko naman po is nasa kanila kasi 18 naman yung malaki na. Yung dalawa lang yung ni-rescue ko kasi pinalayas nila eh. May anak na. Pinalayas? Ang lupit naman nila. Opo, pinaalis nila. Dahil lang sa pera. Wala akong naibigay nung pagbalik ko kasi sabi ko, saka na lang pagbating ko dito ulit sa Kuwait, magpapadala ako ng pambayad ng kuryente niyo. Hindi nakaano, ang dami nang sinabi. Pero iniwan yung 18 years old? Penalized yung dalawang minor? Opo, yung minor po, yung penalized, yung 12 years old tsaka 8 years old po. Malulupit sila. Oo. Yung galit nila po kasi sa akin, sa anak ko po nila binuhos. Ah, yun ang mali. Yun ang hindi okay. Opo. Yun po. Kailangan talaga nandun ka na sa show ni Senator. Hindi na po dito. Kaya nga po, sabi ko nga kailan pa kaya ang mga kaano? Kasi dati nagreklamo naman talaga ako. Paso, pinatawad ko kasi nga daw. Ngayon, may sara sa mga anak. Tapos, nung bumalik naman ako dito, nagkagulo na naman. Ayun na naman sila. Yung sinasabi niyo pong girlfriend ng mister niyo ngayon, ma'am, humingi ba ng tawad ngayon or nag-message ba sa'yo? Hindi. Hindi po. Ang tapang pa nga po, isa pa nga po yun sa nagpapaalis na anak ko eh. Sige ma'am, ilipat ka namin sa wanted sa radyo. Pero yung babae ma'am, saan niya daw nakilala? Ma'am, taga sa amin din. Dati tawag niya sa amin is ate, kuya, ganun. Tapos di ko akalain naging asawa niya. Pero naghiwalay na kami noon, ma'am. Naghiwalay na kami. Nandito na ako sa noon. Since ay Julia, Yung dating ate, dating nag-aate, nagpukuya. Ngayon may anak na sila. Alam mo, magkakaroon tayo ng topic dyan. kuya ko lang noon, jowa ko na ngayon. Nakakatakot na ngayon pag tinawag kang kuya. May chance. May chance eh. No? So parang dati, katsukaran nyo na? Opo. Dati pa rin kasi talaga siya ng bababae. Hanggang sa, ang dami po namang beses pong pinatawad. Hanggang sa tuluyan na talaga siyang umalis. Siya na yung nang iwan sa amin, 1 year old pa lang yung bunso ko nung time na yun. Gwapo ba, Mr. Ma? Po? Gwapo? Hindi naman po. Hindi naman kagwapo. Siguro, nagwagwapuhan sila kasi siguro may itsura naman po. Babaero lang talaga. Mahirap babaero. Kasi rin yan ate kapag babaero, alam mo yun, mahirap kapag jowa mo palang babaero na kasi hindi mo
maano kung... Pero okay din naman kung pogi yung jowa mo. Kaso lang, i-expect mo na sasakit na yung ulo mo. Hindi naman po talaga kagwapon. Kasi nga alam po, tinitiis ko kasi lumaki akong broken family. Lumaki akong walang nanay. Kaya tinitiis po na huwag matulad sa akin yung mga anak ko. Kaya kahit anong panglalait na narinig ko dun sa kabilang side, tinitiis ko po para sa mga anak ko. Pero sadyang wala talaga eh. Mm. Iniwan talaga, yun yun. Sige, hayaan mo na sila at papakulam ko na lang yung ano, ex mo. But then again, sige, kung may gusto kang batiin dito sa Pilipinas, go. Okay po, okay po. Go. Pwede po bang ano, sige, chance ko na rin po kasi ito na sana po ma... Manawagan lang po sana ako dun sa nanay ko kasi almost 30... Ay, sige! Sige, bongga yan. 30 years na po. Sige, go. Take your time, ate. Ay, pasensya na po kami, Joey. Go lang. Okay, ma'am. Okay lang po. Okay lang. Para po sa lahat ng nanonood at sa nakakakilala sa nanay ko, pagkakataon ko na po talaga to, siguro... Parang maagang pamasko ko na rin po to sa sarili ko at sa mga kapatid ko na hinahanap ko po kasi yung nanay ko, si Ligaya Balitaon Hirona na taga Erosin Sorsogon. Ma, kung napapanood mo man po ito or sa mga kamag-anak ni Mama, almost 30 years niyo na po kaming naiwanan. Sana po magparamdam naman po kayo kung buhay pa po kayo or nasaan naman kayo ngayon. Sana man lang ngayong Pasko makilala ka po namin na mga kapatid ko. Kaya nagpapasalamat po ako na naging guest ako dito sa Bardagulan Sherry kasi ito din yung isang rason na kaya ako gusto talagang maging guest kasi ito yung pagkakataon na sana makita ka namin at makilala. May mga apo ka na po, ma. Sana po magparamdam ka po sa amin. Mahal po kami. Po namin kayo at hindi wala po kami kunting galit po sa inyo. Miss na miss po kayo namin lahat. Ayan po. Kung sakali ba, ma'am, na mag-reach out sa iyo yung inyong biyanan at sinabi niya na oo or anak, hindi rin naging maganda yung ating nakaraan, baka pwede tayo magsimula ulit. Okay lang po sa inyo, ma'am, ipagpapatuloy niyo pa po. Ma'am, okay lang po sa akin. Nakauwi po ako nung November last year. Doon po ako dumiretso sa kanila kasi nandun pa po yung mga anak ko talaga. Kahit hiwalay na kami ng asawa ko, ma'am, doon ako umuwi sa kanila kasi gusto ko, kahit na hiwalay kami, kahit hindi kami maganda yung pagkakaintindihan namin ng biyanan ng mga in-laws ko, nirerespeto ko pa rin naman po sila. Dahil kahit baliktarin mo man yung mundo, lula pa rin sila ng mga apo, ng mga anak ko po. Yun. Doon ako umuwi sa kanila, promise ma'am, doon ako umuwi sa kanila noong mga time na yun. Pero wala akong asawa, wala. Yung asawa ko din noong time na yun, pumupunta din doon kasama yung babae niya. Okay naman po kami noong time na yun. Kaso nga lang doon, nagkaano lang talaga sa, yung tawag nito sa pera lang talaga yun. Yung mga in-laws, yung nagsusulsol, ganun. Na, wala naman po ta na sana akong problema doon sa mga in-laws ko. Kaso nga lang, yun nga lang po, pag dating na sa pera, yun nagkakagulo-gulo yung buhay namin. Kahit okay na sana. Ayun. So, pero ma'am, lang po talaga. Oo, ma'am, yung sa tatay po ba ng mister niyo, wala naman po kayong problema? Ma'am, meron. Meron po. Meron. Hindi po kasi siya nagsusuporta, ma'am. Kasi hindi, lagi yung tatay po ng partner ninyo, yung biyanan na lalaki. Matagal na pong namayapa ko kasi yun. Okay. Kasi madalas, 'di ba, ang mga lalaki na biyanan, yun yung medyo ano sa mga anak nila na lalaki. Kumbaga parang ayusin mo 'yan anak kasi ikaw yung lalaki. Kaya lang kapag babae, yun yung medyo yung biyanan na babae, sila yung medyo concern palagi sa mga anak na lalaki. Sa mga tatay, yung mga anak nila na babae, sila yung mga very, kawawa talaga yung mga babae na, ingatan mo yan, uni ka iha ko yan, malilintikan ka sa akin pag sinaktan mo. Ganun po yung papa ko. Diba? Kaya Garrett, sinasabi ko na sa'yo. Kaya nga, diba? Yung itlog mo mapupunta kasi sa museum talaga. Sige, po, kasi, Madam Tuloy. Hindi lang naman po biyanan yung kontrabida ng pagsasama ng mga asawa, pati yung mga kapatid po. Ay, hassle. Pati din po yung mga kapatid.
Kasi, actually, lalo nang hindi ka nagustuhan nila, yun. Isang factor. Lalo na pag close si husband or si wifey sa mga kapatid niya. Totoo po yun. Mm-mm. Sila pa nga po yung nagsusuporta sa ano nila, so yung sa kapatid nila pag nangbababae, ganun. Hindi sinasabi. Saan mo na lang wala, magugulat ka na lang, ayun pala, may babae na pala, hindi man lang nila sinabi, nakita na pala nila, hindi pala nila sinabi. Ayun po. Hindi lang naman po biyanan ang mag, ano, pati rin naman mga sister-in-law, ganun. Pero ngayon ma, may boyfriend ka, wala? Ako po? Opo. Aminado naman po ako, meron naman po akong, ako boyfriend, pero walang kinasasama. Ah, pero asawa mo ngayon ma, meron? Meron po siya, may anak na po sila. Pero may sa Pinas po, wala po akong boyfriend sa Pinas. Dati, meron yung chat-chat po. Kung nagkaanak sila, ma'am, malaki ang habol mo dun, ma'am. Malaki ang pwede mong, kumbaga malaki ang ebidensya mo na nun, ma'am. Opo, opo. Oo, para kung makapagsampa ka ng kaso, makakuha ka lang, ma'am, ng birth certificate. O, kahit pa birth certificate, aminado may naman silang... May picture po ako. Tapos aminado naman po sila nung pumunta yung taga DSWD nung nirescue yung mga dalawang anak. Pati police yun. Ay, so kailangan po talaga ng appearance ko bago po daw magsampa. Yes. Opo. Mas maganda. Mas maganda, ma'am. Kasi ma'am, kung SPA, magpapadala lang po kayo ng special power of attorney. Pwede, kaya lang mo mas maganda kayo mas na maganda eh. Mas maganda kung sa'yo mismo manggagaling yung, sasabihin mo sa korte. Kasi syempre, ikaw yung... Pwede po yung advice nila sa'yo. Oh. Ang tatapang po kasi, iba ka po kasi, dati na nanahimik lang naman ako. Kasi nga tahimik lang kayo sa umpisa. Pero ma'am, mas maganda kayo kasi syempre kayo yung nakakaramdam nung sakit, nung, di ba, lahat ng kayo ang nakakaramdam nun. Kaya ikaw lang ang bukod tanging makapagsabi ng, tamang mga dapat marinig nila. Kasi ikaw lang naman nakakaramdam nun. Nararamdaman ng mga anak mo, pero syempre, ikaw kasi yung pinaka-biktima dito. So, mas magandang ikaw. Opo, happy. Sobra, hindi ko naman po talaga yun makakalimutan yung paghihiwalay na yun kasi nabugbog na po ako dati dahil lang sa babae niya. Nabugbog po kayo? Opo. May record naman po sa barangay. Nagpabawsi naman akala po ako. Akala ko nabugbog yung puso niya. Hindi, basta... nandahil lang sa sa babae kasi nahuli ko po eh. Ako pa yung binugbog, hindi po yung wala man lang umawat, nakatingin lang sila lahat. Oh. Ma'am, kung ganun din po pala, madam, talagang kumawala na po kayo kasi hindi lang po toxic yung partner po ninyo, pati po yung pamilya. Diba? Wag po sana matagal na po kasi akong nakamubo naman po ako doon. Kaso hindi ko lang po talaga matanggap doon pagdating na sa mga anak ko yung galit nila na ibubuhos mo yung sa anak mo na inosente. Doon lang po talaga ako na trigger ulit. Pinapatawad ko naman po kasi sila kahit hindi sila humingi ng tawad ganun. Dinirespeto ko sila. Kaso nung bumalik kasi po ako dito, doon na rin kasi po nag-umpisa na naman yung problema. Ang tatapang kasi, ilang taon na naman kasi ako bago makauwi ng Pinas. Kaya ayun na naman sila. Ayun, ang tatapang ulit. Pero pag nandun naman ako sa Pinas, mabait naman po sila. Nandun nga po ako nakatira sa isang room ng tinitira ng mga anak ko. Area din nila yun. Kaso nga lang po, pag nasa harap nga, mabuti. Pag nakatalikod, ayun naman. Iba naman yung sinasabi. Yun po. Pero ma'am ha, ngayong taon ma'am, mas siguro, wag na natin sigurong ipilit na maging okay sa kanila. Kasi, feeling ko naman ma'am, ginawa niyo naman po lahat. It's just talagang toxic po yung partner ninyo. Hindi niyo naman po talaga kailangan siguro makisama kung ayaw talagang kayong diba? Huwag niyong ipilit yung self niyo kasi mararamdaman niyo naman yun. Hindi ko naman po pinipilit yung sarili ko doon para sa ex ko po. Bali, nilirespeto ko na lang po yung pamilya niya kasi nandun sa poder nila yung mga anak ko nung time na po na yun. Kaya nilirespeto ko pa rin sila as in-laws, as ganun, kahit wala na kami nung anak niya. Wala, parang wala lang din sa akin. Parang respeto na lang din yung natira para sa kanila kasi... Lula din yun ng mga apo ko, then ng anak ko, tapos tiyahin ng anak ko. Kaya
Yun, pero sa part naman po ng sa ex-husband ko, wala na po, matagal na pong wala talagang ano eh, nagkita na nga kami, parang wala na akong naramdaman, parang nasabi ko na lang sa sarili ko, ito pala yung niluhuran ko noon, iniyakan ko noon. Niluhuran mo? Paano mo niluhuran? Nagmamakaawa po ako sa akin. Okay. Tapos nung nakauwi ako after 5 years ng, 6 years, mag-5 years ng hiwalayan namin, doon ko na-realize, ito pala yung iniyakan ko dati. Sabi ko gano'n. Ang kala ko kung anong load yan eh. Pero, syempre may pagdududa din tayo minsan. Syempre dumating din siya sa point na yun. Syempre dumating ka nga rin naman sa point na yun, nalubhod ka rin naman sa sarap. Wala, naalala niya na naman. Hindi, may jowa naman siya, di ba? May jowa ka naman, di ba? Ah, po, ibang lahi po. Yung ay, mukhang nagpapabuhat to si mama. Ibang lahi. Bawal po kasi dito, kaya hanggang mobile lang po. Legends. Hanggang video call lang po. Matagal na rin po. Ilang oras nagbi-video call? Depende po pag walang trabaho. Oh. Ano yan? Ilan yung pinakamatagal? Minsan, 24 hours. Walang 24 patayin, hours? Gusto ko ba talunan yung 7-Eleven? Minsan na naman po. Kasi ano naman po, ang tawag nito, nung naghiwalay kami ng ex-husband ko, siya yung naging partner ko talaga. Kailan ba kayo naghiwalay pa, ma'am? Po? Kailan pa po kayo naghiwalay? Nang asawa ko, 2017 po. Nang October. 2017? Ah, matagal-tagal na rin. Opo, pero hanggang ngayon, di pa rin po sila makaget over sa akin. Nandun pa rin yung galit nila sa akin. Oh. Kahit na may pamilya na yung ano nila. Ganun pa rin yung galit nila, di pa rin naalis. Kasi lalo na po, mas lalo ata silang nagagalit nung simula nung nakapag-abroad ako. Kasi sobra nila ako nilalait nung panahon na yun eh. Na walang-wala talaga ako kahit piso. Pero ma, maganda ka ha. Maganda ka. Ay, salamat po. Diba? Yun nga po yung sabi nila eh. Maganda nga daw po. Kaso pinalitan ng mas bata. Yun lang. Mas bata pa kasi yung pinalit ngayon. Okay lang yun. Kasi panandalian lang pagbata. Opo. Ganit na ganit yan. Si Kabechiwa, ma'am, baka may gusto kang imensahe sa kanya. Para sa'yo, pwede po bang pangalanan o wag na lang? Wag na lang. Patay mag-away-away. Pag-uwi mo na sa, lang. Para sa'yo, Nestana, dati maayos naman yung pakikisama ko sa'yo, nag-chat ka sa akin, nag-aate ka sa akin. Hindi ko naman kayo ginugulo. Kaso nga lang, nagalit ako doon sa nabasa ko na message mo na para sa mga anak ko. Huwag ganun. Huwag mong sana maisip mo rin na kahit may anak naman kayo, ang kahit baliktarin mo man ang mundo, kapit ka pa rin. Kaya ilagay mo sa lugar yung sitwasyon mo. Ano ka, matuto kang lumugar kasi kahit na anumang sabihin mo, magsama man kayo ng ilang taon, magkaanak man kayo ng ilang dosina, mananatili ka pa rin kabit. Sana, huwag kang magtapang-tapangan. Yun lang. Huwag mo rin sanang idamay yung mga anak ko, lalo na yung ngayong pinaalis niyo dyan, nakikisali ka pa. Huwag ganun. Respeto din. Delikadisa na rin para sa ano, may ibang anak ka rin naman sa ibang lalaki. Huwag ganun. Huwag kang manglait ng legal. Ganun. Yun lang. Sana maging masaya kayo. At sana sabihin mo doon sa partner mo ngayon na suportahan niya yung dalawang anak niya. Yun lang. Hindi lang yung puro anak mo ang susuportahan niya. Isama naman niya yung legal para walang gulo. Yun po. Ayun. Ma'am, actually, marami-rami kayong pwedeng isang pangkaso, no? Yung pambababae, yung hindi pagsusustento, tapos itong panggugulo ng partner, yung ex ng partner, yung jowa ng partner mo, tinatabo yung mismong mga anak. Hindi po talaga, tama yung sinabi niyo, ma'am, delikadesa lang po yun. Diba? Hindi din po maganda sa mata ng bata na umaasta po kayong ganyan. Diba? Na sila naman po talaga yung, wag kung meron man po kayong problema sa nanay, wag niyo po idama yung bata. Yun lang naman po. Okay. Yun. And same with the in-laws.
kung meron kayong mga issue, kayo pong mga matatanda na, huwag niyo po isama yung mga bata. Kung problema niyo po si Ma'am Karen, kung problema niyo po yung asawa o yung girlfriend, huwag po sana idama yung bata. Kawawa po yung mga bata dito. Ayun lang, Ma'am Karen. Maraming salamat ha sa pag-share. Ay ate, bigyan mo na lang ng advice or tips yung mga misis na nakikinig ngayon. Oo. Yung medyo mamas boy din at konsentidor yung mga biyanan. Sige po. Para naman po sa ano sa mga babae na mayroong or sa mga asawa, sa mga partner na may mga in-laws na mga konsentidor, hangga't kaya naman po magpakumbaba, pero kung ano na sukdulan na talaga yung pangingialam ng mga in-laws niyo sa inyo, kailangan niyo naman pong ipagtanggol yung sarili niyo para hindi rin naman kayo abusuhin, ganun. Tapos hindi naman po sa lahat ng panahon na hahayaan niyo lang na ano na insultuhin kayo, ganun. Pero yung respeto at pagmamahal, sana mananatili pa rin kahit hindi man kayo tanggap ng mga in-laws niyo, ganun. Irespeto niyo pa rin kasi sabi nila pag biyanan talaga, sabi nila nakakaano daw talaga 'yun. Parang may pamahiin na parang masama na mag-ano ng biyanan. Pero hindi naman po kasi lahat ng biyanan may mabubuting puso. At saka sa para naman po sa mga mayroong biyanan na mga mababait, i-treasure nyo po yun, mahalin nyo po yun. At saka kahit na hindi kayo gusto, mahalin nyo rin po, ganun. Sa huwag nyo ipilit din yung magiging okay kayo ng pamilya ng ex nyo kapag talagang sukdulan na yung ano, huwag nyo na. Yun yung natutunan ko na kahit na pala anong mabuting gawin mo, napakikisama pag hindi ka talaga tanggap ng pamilya no, ng mga in-laws nyo. Yun ko natutunan na huwag talagang ipilit. Kaya ngayon, yun yung lesson ko talaga. Kasi pinilit kong maging okay as para na lang sana respeto. Ganun. Yun po. Sana sa lahat ng mga in-laws dyan, huwag naman po, huwag ganun. Huwag nyo naman po maliitin yung mga ano ninyo na in-laws nyo na walang trabaho. Kasi hindi po marin madali po yung housewife na yung buhay is nakaikot lang po sa bahay at sa mga anak. Sana po, huwag nyong maliitin kung yung mga anak nyo, yung may trabaho at saka yung asawa, wala naman po. Ganun. Sana respeto bawat isa para peaceful yung pamilya. Sa ganun po. Kung may, at saka sa mga biyanan na may galit dun sa mga in-laws nila, sana huwag nyo idaman yung mga bata kasi inosente naman po yun. Kung may galit man po kayo sa isang tao, sana doon lang din sa tao na yun. Huwag na po idaman yung mga apo nyo kasi malaking trauma din yun sa kanila eh. Lalo na rin sa akin as magulang. Yun po. Maraming salamat po. Ayun. Ate, greet mo na din yung mga nandyan sa Kuwait, yung mga kababayan po natin dyan sa Kuwait. Hello po sa mga co-workers ko at saka ko-OFW ko dito sa Pilipinas, sa OFW dito sa Kuwait na laging nanonood ng solid na supporters talaga ng Wanted sa Jo at saka sa Celiserie Bardagulan Serie. At isa na po ako doon habang naglilinis, nakikinig ng AirPod dan sa Wanted sa Radyo. Araw-araw naming inaabangan yan. Mag-iingat po tayo, lalo na tayong mga nasa sa labas, sa mga kasambahay. Ingat po kayo palagi, sa pray lang po lagi at sa lahat ng OFW na naging stress din sa pamilya niya. Laban lang po. Laban lang po tayo. Huwag po tayong susuko para sa pamilya natin. Ayan po. Yan, tama yung sinabi natin, huwag susuko. Diba? Opo. Para sa pamilya natin. Huwag susuko, natin. Susubo lang. Ng pagkain. Gusto po sa tamang pagkain po. Pwede ko rin po babatiin yung pamilya ko po sa Pilipinas. Sige ma'am, go ahead po. Hi din po sa pamilya ko sa Pilipinas, sa mga anak ko, na gulat na gulat, sabi nga nila, wag ko dahil patulpo yung tatay nila. Ay sa mga anak ko, at sa tatay ko, sa auntie ko, at sa tita at sa tito ko na nag-aalaga ngayon sa anak ko, si Auntie Teresa Kapampangan, Uncle James Kapampangan, Cole, thank you sa pag-alaga ng mga anak ko na nasa poder nyo na ngayon. Maraming salamat po sa
sa suporta po niyo mula pa man noon hanggang ngayon at sa tatay ko at sa mga kapatid ko. Salamat po. Ay, at sa mga in-law, at sa mga in-laws ko, thank you sa panglalait po ninyo. Ito po ako ngayon, nasa harapan niyo na ngayon, natutong tumayo sa sariling paa. At maraming salamat sa pag-insultong natanggap ko mula sa inyo. Naging inspirasyon ko 'yun. At 'wag po kayong mag-alala mga in-laws ko. Hindi naman po ako galit. Hindi naman po ako galit. Hindi po ako, although nakapagsalita po ako ng masama, basta lang po din po yun sa ano, mga lingwahe nyo. Pero malambot naman po yung puso ko pag humihingi ng tawad. Yun po. Kumbaga ang sinabi ni Ate Karen, binabalik niya lang yung sakit na naramdaman niya nung dahil nga po sa ginawa po ng in-laws niya. Tama po ba, ma'am? Opo, ma'am. Opo. Binabalik ko lang po kasi yung mga lingwahe nila na ano, kasi masakit din sa part ko na sabi na ako yung hindi ako yung nagdadala ng malas sa pamilya niya, kundi sarili niyo, sarili niyo pag-uugali. Yun po. Ayun. Ate, naputol ka. Pero Ate Karen, kailan ka ba uuwi dito? Next year po kasi ikaw patapos po yung kontrata ko this October po. Ay, okay ah. Malapit na pala. Konting... Uwi ko lang po last year din. Kaso by contract po kasi two years. Pero depende po sa akin kung mag-extend po ako. Konting push na lang. Tagasan po kayo dito, ma'am, sa Manila? Sa Pinas? Iligan City po ako, ma'am, Mindanao. Iligan City Mindanao, oo. Tapos yung mama ko lang po ang taga Sorsogon na hindi naman po namin nakikita. Sorsogon naman po. Okay. Opo. Yung nanay at tatay mo ba, approve dun sa mister mo, ate? Yung tatay ko po, okay naman po kasi kami dati. Okay po, okay naman po nung panahon na yun. Kaso nga lang po, nung nag-umpisa lang talaga yung nag-abroad siya, yun po yung umpisa ng talaga ng pambababae niya lalo. Hindi, yung yun mga po. Magulang nyo, ate, bilang biyanan dun sa mister mo, oo. Okay naman po, pero ngayon hindi na sabi ng tatay ko hindi naman daw po namamansin na yung ex ko sa kanina. Ba't nagkasama po ba sila sa isang barangay, ma'am? Opo, isang barangay lang po kami, nadadaanan po namin yung bahay nila. So bago yung bahay namin. Oras na po para lumipat ng barangay. Oh, true. Kaya nga po magpapatun po nga po talaga ako. Hindi, pwede yun, ate, basta magkaroon lang kayo ng magandang agreement, no, na wala nang pakialamanan. Pero again, hindi kayo pwedeng maghiwalay sa barangay. Opo, may agreement naman po kami dati sa ganyan po. Kaso nga lang po, yung hindi lang po talaga niya tinupad doon is yung sustento po ng mga anak. May agreement po kami, may pinirmahan po kami kasi na doon sa barangay po namin, sinabihan na po siya ng barangay captain na pwede siyang ikulong kasi doon sa ano sa pasta, tapos pag nahuli siyang ng bababay, pwede siyang damputin. Kaso yung ano po, ma'am? Po, o kaya pa-entrap niyo 'yan, ma'am. 'Di ba? Pa-entrap niyo, ma'am. Pa nasa iisang bahay sila, pwedeng hulihin 'yan, ma'am. E-entrap tapos. Opo. Iano niyo, ma'am, pa ano 'yan, dadamputin lang 'yan, madam, lalo na pag nakita sila magkasama or makita sila nasa iisang bahay, lalo na't may anak sila. I think possible opo. 'Yan, ma'am. Magsangguni po kayo, ma'am, sa pulis po para matulungan po kayo. Sabihan niyo lang kami, ma'am, kung kailan. Okay po. Tulungan namin kayo, madam, kahit hindi na kayo umabot ng wanted sa radyo, kahit off-air, tulungan po namin kayo, ma'am, ha? Opo. Salamat po, ma'am, kasi sobrang ilo na rin po kasi ako dun sa pamilyang yan. Ako na nga yung nagpakumbaba, ako pa yung naging masama kasi. Mm-hmm. Ano lang yan, madam, sabihan nyo lang po kami, kahit off-air, ma'am, kahit di na po kayo sa wanted sa radyo, tulungan po namin kayo sa MSWD, ma'am. Nasaan po ba yung mga bata? Iligan din po. Iligan po, din po. Opo. Sa Iligan City din po. Saan po sa Iligan, ma'am, yung municipalidad po? Alanag del Norte po. Ayun, ma'am. Pwede namin kayong bigyan ng contact person po namin doon at para ma-assistihan din po kayo, pati po ng Chief of Police po. At yung WCPD po ng lugar po ninyo na nakakasakop po sa inyo, ma'am, para matulungan po kayo ng mga bata. Magkaroon po ng karapatan po yung mga bata, no? Lalo na legal po yung salamat mga bata. Po. Salamat po pag ganun, ma'am. Kasi yung talaga yung ano po eh, nasagad na rin po kasi ako, sagad na po ako, punong-puno na po kasi ako. Kasi lagi na lang po kasing ganyan.
pag umaalis ako, nandito na ako, na matagal na naman yung kontrata ko. Kaya ganun po yun, yung nangyari. Ma'am, alam niyo, ma-share ko lang. Naalala mo, may kaso kasi si Papi noon na about sa custody ng bata. Well, actually, pag ako naman nag-field reporter ako sa labas, may mga in-laws na Ma'am Shari, dapat kasama ako sa labas. Sabi ko, hindi. Ma'am, pasensya na po, mawalang galang na po. Pero hayaan ko muna po yung mag-asawa na makapag-usap. Yes. Ang nangyayari kasi, kapag sa barangay, andoon ang buong barangay, andoon ang buong relatives. Sabi ko, mawalang galang na po sa inyo, pasensya na po kayo, pero hahayaan ko muna po mag-usap yung mga yung mag-asawa, si chairman, yung VAUSI officer po doon. Sila-sila lang po ang magde-decide, hindi po ang buong barangay at ang buong pamilya po ninyo. Hindi po kayo yung tagapagsalita ng mga anak ninyo para po doon. Kung ano man po yung problema, mapakustody man po ng bata, relasyon nilang dalawa, sa kanila po yun, it's up to them kung paano nila aayusin, kung paano sila magkakaroon ng magandang pag-uusap, settlement. Kasi ma'am, sa totoo lang, pag sinama ko lahat ng in-laws sa loob, wala ma'am, hindi kami matapos talaga. Kaya as in, paulit-ulit. Yung in-laws din kasi po yung, ano, yung grabe yung bunganga pag ganyan. Ganyan din po kasi yung sa akin eh. Kaya ma'am, kaya talagang minsan nawawala yung pasensya ko ma'am. Kasi sabi ko, hindi naman po kasi kayo yung involved na ano dito. Nagiging malala lang po yung problema. Kaya pinapalabas ko yung nanay-tatay o yung auntie. Minsan doon pa yung lola. So, ma'am, kulang na lang buong barangay na doon. Actually, buong barangay kasi nga. Yung iba nakikiusisa pa. Sabi ko, ma'am, doon muna po tayo. Isang ano talaga, isang pamilya, nagkakampi-kampihan versus isa. Ganun talaga. Tapos ang gagawin ko, madam, kunyari, medyo napahupa na yung tension. Nagkaroon na ng magandang agreement. Sasabihin ko sa complainant namin, kunyari, babae, ate, ikaw din. Siguro may pagkakamali ka din. Ikaw na yung umintindi. Sasabihin ko, makipag-usap ka doon sa nanay o sa tatay, humingi ka na lang din ng tawad. Malay mo, sa gagawin mong ito, malaking bagay no, para sa kanila, na ikaw lang naman pala talaga yung inaantay nila na mag-reach out. So minsan ganun, aakapin lang, oh, nay, pasensya na po kayo, nadala lang po ako ng bugso ng damdamin. Sasabihin ng nanay, ay, panoorin niyo po kasi yung ilan naming segments. Doon sa Raffy Tulfo in Action, kasi minsan nga po yung nag-field work. Nagkakaayos-ayos sila. Hindi kasi pwedeng sapaw-sapaw lahat. Kaya kailangan talaga may magandang pag-uusap talaga sa kanila. Ayun. Opo. Okay. So, ma'am Karen, pakatatag lang po kayo dyan. Yes. Ano, salamat po. Ingat po kayo, Ma'am Karen, ha. Mag-dyan po sa Kuwait. Thank you po, ma'am. Ayan. Salamat, ma'am. Magandang hapon. Thank you po. Salamat po. Maraming salamat po, ma'am. Thank you. Ingat po kayo dyan palagi. Ingat po kayo, ma'am. Ingat. Pakatatag lang po. Salamat Ayan. Po. Si Ma'am Karen na nasa Kuwait. Ang lalanong kay Ma'am Karen. No? Pati in-laws ng mga... Ganun naman. Ewan ko rin bakit ganun dito. Sa ibang bansa, hindi naman ganun. Yung ganyan. Sobrang rare yung case na nangingialam yung parents. Or kasi, yung, ang tawag dito, yung culture nila is, bata pa lang pinapalaki na kasing independent. Kaya parang, pag nag-asawa na, or even pag reach ng 18, wala nang pakialam. Which is, sa atin naman, hanggang kaya pa, diba, inaalaga ng magulang, kahit lampas 18, sa ibang bansa kasi, pag 18 na, sige, bahala ka na kung anong gusto mong gawin mo sa life mo. Umalis ka sa bahay, mag-ibang bahay ka, mag-solo ka. May positive outcome naman yun, which is, pag nag-asawa din naman yung mga nasa ibang bansa, kayang-kaya nila. Walang pakialam yung... I mean, may pakialam, pero hindi ganito kagulo. Hindi nakikisaw-saw at the most. Sobrang ilan lang yung nakikita ko doon na ganyan. Yung magulo talaga. Yung nakikialam yung in-laws. As in, usually, friends pa nga yung nakikialam. Oh. Hindi in-laws.
But anyways, wala na tayong magagawa. Yun yung kultura natin dito. Wala. Feeling ko, matatawag ko na siyang kultura kasi feeling ko hindi naman na siya matitigil. Kaya nga, pag sa fieldwork, talagang tatawagan natin yung cameraman ko. Alam niya kung gaano nagiinit yung ulo ko sa labas. Kasi yung mga in-laws talaga yung actually, nang aaway pa nga eh. Yes. Mas sila yung mainit ang ulo talaga. Kaya every time sasabihin ko talaga, Kap, baka pwede naman, Kap, yung pamilya muna o yung mag-asawa muna, tsaka yung mga anak. Huwag na po natin muna isaming in-laws. Kapag nagkaayos na po yung mag-asawa, saka po natin ipasok yung mga in-laws. Kasi wala talagang natatapos. Paulit-ulit, andyan yung sumbatan. Andyan yung financial problem, hindi talaga natatapos. Kaya in fairness naman sa mga, sa ilan, talagang nakikinig naman talaga sila sa akin at sa kapitan. Pero meron talaga yung matigas yung ulo. Oh, naalala mo yung rescue ng bata, nakipaghablutan kami ng bata doon sa Ifugao. Pero humingi ng tawad yung, ang ganda noon mga kapatid, kaso namin ni Attorney Dan yun, pagdating namin doon, sinigaw-sigawan ako ng mga in-laws. Mm-mm. Tapos hinarangan talaga ako. Hawak na nung nanay yung bata. Ang ginawa nung lola at auntie nung bata, Hinila yung bata. Tapos parang ginanon, parang pinisikal na yung CS namin. Sabi ko, ate, huwag ka mananakit. Kasi parang sinakal niya dito. Sinakal niya, sinabunutan niya, tapos sinakal. Parang ganun. Tapos, ayan. Super intense na rescue operation sa Ifugao. Panoorin niyo. Kasi yung problema namin doon, in-laws. Mm-hmm. Yung lalaki, actually sumusunod yung lalaki sa amin ni Cap, tsaka ng WCPD. Maayos kausap yung lalaki. So sabi ko lang, anong plano mo para sa anak mo? Ay, tatanong ko muna po sa ano, sa nanay ko or sa auntie ko. Pero ikaw kuya, bilang isang ama, ano ang plano mo, ano ang gusto mo para sa anak mo? Ma'am Shari, gusto ko po makasama yung anak ko. So tinupad namin. Mm-hmm. Paglabas namin ng barangay, nakaabang na yung mga in-laws nung babae. So, ang dami nilang akusasyon, kaya siya may partner daw. Actually, hindi nga hilaw. Hilaw na in-laws. Mm-mm. Hindi kasi sila kasal eh. Ah, live-in lang. Live-in partner. Hindi sila kasal. Lang. So, ayun. Nasaan na yun, Danette? Pwede ba natin pakita yung flashback video? Yun yung nag-ifugaw kami. Alam mo yung Ifugao, ang ganda-ganda. Sa sisirain nila. Hindi, pero hindi nauubos yung liko-liko. Yun yung sabi namin ni Kuya Romel, kaya ni Kuya Romel, Diyos ko, alam mo yung paliko pa lang kami, nakikita na agad namin yung mga paliko-paliko pa na dadaanan namin. Pero napakaganda dyan sa Ifugao. Yung ano yun? Banawerized terraces. Napakaganda. Ayan, pwede ba natin makita yung snippets? The snippets of the rescue operation dahil involved yan ng mga in-laws. True. Hilaw na biyanan. In super intense na rescue operation sa Ifugao, panoorin niyo po yan sa Rafi Tulfo in Action YouTube channel. Naloka talaga ako dyan. Actually, tinawagan ko pa si Papi. Oo. Nung time na yan. Ayan, oh. Ayan yung mga in-laws. In-laws yan, ha? Sample. Ayan, oh. Exhibit 1. Auntie lang yan, auntie. Ang pangitan ng buhok ko dyan. Hindi ah, healthy nga eh. Ayan no, tapos pinagsasabihan na ng mga polis. Huwag mo iisipin, sinisira mo yung sarili ayan, mo. Ayan no. Mary Ojo ba? Mga kapatid, ayaw po kasi sumama ng bata. Ayan. Punong polis yung bata. In-laws po yan. At ibibigay po sana sa nanay. Fortunately, natak po. Ayan po, nagkagulo sa office po ng MSWD dahil nahayag po. In-laws po. In-laws lang yan, mga kapatid. Ayaw po yung ayaw mag-release mo yan sa bata. Ayan o. Ayan, tingnan. Ayan. So, ganyan okay. Po yung naging eksena nun sa galit na galit na naman siya. Nandiyan dyan yung bata, ano, binigay na yung kustodiya. Yes po. Pwede niyo po yung panoorin sa YouTube, no? Within this week siguro po yung upload natin yung buong pangyayari. Pero kamustahin po natin yung lagay ni Mang Clariza and ni Sir Samuel sa toilet sila ngayon. Ayun. Sobrang intense niyan. Nakita niyo naman, pinagsisigawan na ako dyan.
Panoorin niyo po yung full video niyan sa Raffy Tulfo in Action. Ang YouTube title is Super Intense na Rescue Operation sa Ifugao. Yun ang problema ko talaga diyan yung mga in-laws talaga. Oo. Sila kasi yung sila talaga yung actually, emotional. Sila yung emotional. By the way, hello sa kanya. Kasi maayos naman na na gets naman, humingi naman ng sorry. Gets naman na emotional pero kasi hindi ang hirap kasi ipaintindi na hindi nyo anak yan eh. Mm. Apo nyo lang yan. Kahit kadugo nyo, hindi kayo yung may right. Tama ba, pamangkin? Kasi, no, pamangkin. Ayun. Yung mga pamangkin. Naiintindihan ko yung sa looben na sa kanila lumaki, sila nag-alaga. Kaya lang bigyan po natin ng chance yung nanay. Kasi iniwan niya dun yung bata kasi nga para magtrabaho sana. Okay lang siguro, medyo maintindihan ko pa yung side ng mga binan or magulang or auntie. Kung biglang iniwan yung bata nang walang magandang rason, like ng lalaki ganun or ng babae, tapos iniwan na yung anak. Yun siguro maintindihan ko pa bakit ayaw nila ibigay or sinasaktan yung bata. Pero kung hindi naman gustong i-redeem yung sarili as nanay or tatay, ibigay niya yung chance sa kanila. Ayun. Kasi para sa bata naman, kung talagang para sa bata yung intention nyo. Kasi yung mga salitang, kami ang nagpalaki dyan, kami ang naghirap dyan. Kung mahal niyo talaga yung bata, ibibigay niyo yan sa magulang kasi karapatan ng batang magkamagulang at maramdaman niya na may magulang siya. Diba? Huwag natin ipagkait. Kaya kasi na, hindi ano naman ipagkakait sa inyo nung magulang eh. Diba? Unless may issue talaga kayo na, alam mo yun, mag-aaway talaga kayo. Then, kahit sa ano sa field yan talaga problema namin yung mga in-laws talaga. Oo. Lagi yan namin sinasabi na doon muna po kayo sa labas. Alam na namin eh. Alam na namin talaga yung mga susunod na eksena. Pero syempre, may mga iba na talagang maayos nakikiusap sa amin. Ma'am Shari, tulungan nyo naman po. Oh, sabi ko, ako pong problem. Ako na pong bahala. Basta kayo, standby lang po kayo dito. Tutulungan po namin yung anak nyo at yung in-law, yung partner niya. Magkakaayos po. Huwag po kayo mag-alala. Andito po kami, ganun. Kaya lang yung ilan talaga, hindi talaga ayaw talaga. Paaw. At bugso talaga ng damdamin. Anyway, mga kapatid, sa mga nakikinig po natin dyan na meron pong biyanan, na konsentedor sa panlalaki at pambababae. Siguro maganda, pinakaunang step dyan is pag-usapan nyo muna po yung problema. Baka mamaya kasi talaga tayo yung may problema. Baka baka may iniisip yung in-law ninyo na talagang meron kang ganito kahit wala naman. So maganda pag-usapan. Kasi baka iba yung mga nakakarating na balita sa kanya, which is hindi ka naman pala hindi ka naman pala ganun. Maganda pag-usapan ninyo, nay, tay, pasensya na po kayo, baka may nagawa po ako sa inyo kasi nararamdaman ko po na parang nale-left out po ako. Hindi po ako ganitong klaseng lalaki o babae. Inaalagaan ko po yung anak po ninyo. Actually, yung anak niyo po, ganto. Siyempre, maganda pag-usapan din. Kaya lang kasi may mga ilan na hindi talaga open sa pag-uusap. Ayaw talaga nila. Ayaw. Minsan, ano, parang nakikipag-debate, debate pa. Hierarchy eh. Oo. Ako yung ayaw nanay magpatalo. Niyan. Ako yung nanay hindi niyan. Ganun. Or, kapag yung mga biyanan nyo na po is nangungonsente na po ng mga pambababae or panlalalaki, hindi na po okay yun. Alam nyo naman, feeling ko alam naman ng mga magulang yung tama at mali. Huwag lang kayo magpapabulag. Yun na lang. Oo. Anyway, maraming salamat po mga kabarda. And again, ang Profiber Got Right OxyWhite and Goodnight po natin ay pwede po kayo maging reseller po ng Seikatsu, mga kapatid ha. I-message nyo lang po ang Seikatsu Incorporated, ang Goodnight Food Supplement Facebook, OxyWhite Food Supplement Facebook, Profiber Food Supplement Facebook, and Got Right Food Supplement Facebook. And huwag niyo rin pong kakalimutan na i-follow sila sa kanilang Instagram account na Seikatsu Incorporated. Okay, maraming salamat mga kapatid. Ako po si Shari Raman. Magandang hapon po. At ako naman si Marcel Tulfo Tungol. Bukas po muli, 4 to 5 p.m. dito pa rin sa Bar Dagulan.